Ang mundong ito ay tinatawag na NK Isla, nais ng Dark Lord Satan na sakupin ang mundo ng mga tao. Para doon, inutusan niya ang kanyang apat na dakilang general na salakayin ang apat na isla. Ngunit, hindi basta-basta tutunganga ang sangkatauhan habang sinasakop sila ng Diablo. Mayroon din silang magagaling na bayani na nagtataboy sa mga demonyo. Lumaban sila at kalaunan ay inatake ang palasyo mismo ng Demon Lord na si Satan. Doon, pinatay ng mga bayani ng sangkatauhan ang tatlo sa mga general ni Satan. Kaya, ang Demon Lord na si Satan at ang kanyang huling natitirang general, si Alcil, ay tumakas sa isang portal at dumating sila sa modernong Tokyo dahil doon nangyayari ang lahat ng anime. Sa sandaling dumating sila, ang anyo ni na Satan at Alcil ay automatikong nagbago sa anyo ng mga normal na tao. Sinusubukan ng ilang pulis na kausapin sila dahil kaay na hinala sila. Kaya, ginagamit ni Alcil ang kanyang magic laban sa kanila. Ngunit hindi ito gumagana, wala silang kapangyarihan. Sa paniniwalang sila ay mga dayuhan, dinala sila ng mga pulis sa istasyon. Doon, ginagamit ni Satan ang natitira sa kanyang mga kapangyarihan sa hypnosis upang alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Nag-aaral din siya ng Japanese at inilipat ang kaalaman kay Alcil. Dahil walang mahika ang mundong ito, ang kanilang mga anyo ng demonyo ay automatikong nagbago sa mga anyo ng tao. Ngayon, limitado na lamang ang supply ng mahika ni Satan. Upang mamuhay ng maayos sa mundo ng mga tao, ginagamit ni Satanas ang kanyang hypnosis upang makakuha ng mga papeles ng pagkakakilanlan at pera upang magbukas ng mga account sa bangko. Pagkatapos, umupo sila ng tirahan. Wala lang ito kumpara sa mga engranding kastilyo nila noon sa NK Isla. Ngunit, wala silang ibang pagpipilian. Ang landlady nila ay isang babaeng nagngangalang Mickey. Si Mickey ay isang medyo malaking babae. Napagtanto ni na Satan at Alcil na may mas malaking kasamaan sa mundong ito, at ito ay tinatawag na pera. Kaya, siya at si Alcil ay nagsimulang punan ang mga aplikasyon sa trabaho. Pinalitan ni Satan ang kanyang pangalan ng Sadao, at pinalitan ni Alcil ang kanyang pangalan ng Ashia. Sina Sadao at Ashia ay nanirahan sa kanilang buhay bilang tao. Si Ashia, bilang tapat na tagasunod niya, ay inaalagaan ang tahanan ng kanyang amo bilang isang mabuting house husband habang si Sadao ay lumalabas para magtrabaho. Isang araw, nadatnan niya ang isang batang babae na basang-basa sa ulan. Kaya, binigay niya ang kanyang payong. Maaaring ito ay isang romantikong pagtatagpo pero umalis agad si Sadao. Nagtatrabaho si Sadao sa prestihiyosong trabaho na ang bawat graduate ng universidad ay maswerteng magkaroon. Isang fast food worker. Nagtatrabaho siya sa isang prangkisa na tinatawag na McDonald's. Para sa isang Dark Lord na dapat ay masama, si Sadao ay may mahusay na kakayahan sa serbisyo sa customer. Tama yan Lord Satan, kumita ng minimum na sahod tulad ng isang boss. Pinagtibay ni Sadao ang career ng tao at nag-aalala siya sa promosyon na ibibigay sa pinakamahusay na manggagawa sa kanilang chain. Dahil sa kanyang SpongeBob na antas ng natitirang trabaho, nakuha ni Sadao ang promosyon. Habang excited siyang umuwi, nakasalubong niya ang babae kanina. Sinabi niya na kinikilala niya siya bilang Dark Lord Satan. Ang babae pala ay si Emilia, ang pinakadakilang bayani ng NK Isla. Siya at ang kanyang mga kasama ang tumalo kay Sadao noon sa kanilang mundo. Ngayon, naparito siya sa mundong ito upang tapusin si Satan minsan at magpakailanman. Inilabas niya ang kanyang sagradong sandata at mumurahin lang itong kutsilyo. Lumalabas, nawala rin ang kanyang mahika. Gayunpaman, sinusubukan niyang patayin siya. Pinigilan sila ng ilang pulis at dinala sa istasyon sa pag-aakala na sila ay magkarelasyon na nag-aaway. Pinagalitan niya ang mga ito at walang magawa si Emilia. Bago sila pumunta sa magkahiwalay na daan, nagbanta si Emilia na tatapusin ang trabaho isang araw o sa susunod. Hindi mapakali si Sadao. Ang pangalan pala ni Emilia ay Emmy at nagtatrabaho siya sa isang call center. Siya ay nabubuhay mag-isa at kumakain ng ready-made food na pinainit sa microwave. Napasigaw siya sa pagkadismaya ng mapagtanto niyang naging katulad na lang siya ng sinumpaang kaaway. Kaya, pumunta siya sa bahay ni Sadao. Napaihi si Ashia sa kanyang pantalon nang marinig ang boses ni Emilia, ngunit si Sadao ay cool lang gaya ng dati at sinabi sa kanya na nawala ang kanyang makalangit na kapangyarihan. Nang makita niya ang kakilakilabot na kalagayan na kinabubuhayan ni Satanas, pinagsisihan niya ang kanyang desisyon na pumarito sa sanlibutang ito. Ngunit, hindi siya bumabalik dahil iniligtas niya ang kanyang kapangyarihan kung sakaling may magawang masama si Sadao. Ang isang high priest ay dapat na sumama sa kanya, ngunit hindi siya nakapasok sa portal sa oras. May hinala si Emmy sa kanila, kaya nagsimula siyang sumunod sa kanila. Ngunit, palagi silang pumupunta at gumagawa ng mga pangunahing gawain ng tao tulad ng pamimili at paliligo. Ang kapwa-empleyado ni Sadao ay isang batang babae na nagngangalang Chiho. Si Chiho ay may malaking crush kay Sadao at nagseselos nang nakita niya itong nakikipag-usap kay Emmy. Nang gabing iyon, sinabi ni Emmy kay Sadao na ipagpatuloy ang paninirahan sa Japan at kalimutan ang tungkol sa NK Isla dahil maganda ang kanyang ginagawa dito.
Biglang, isang kakaibang puwersa ang umatake sa kanila gamit ang mga mahiwagang putok. Kaya, tumakas sila. Dahil malayo ang tahanan ni Emmy at nawala ang kanyang wallet habang tumatakbo, tinanong niya kung maaari siyang manatili sa kanya. Si Ashia ay tutol sa ideya, ngunit si Sadao ay talagang chill lang at hinayaan niya siyang makitulog. Binibigyan pa niya siya ng 1,000 yen para sa kanyang biyahe sa bus pauwi kinabukasan. Kinabukasan, gumawa si Emmy ng mga atsara para sa kanila bilang pasasalamat bago umalis. Samantala, nagpadala ng email si Chiho kay Sadao na nagtatanong kung maaari silang magkita. Tinanggap ni Sadao nang hindi namamalaya na malamang na humihingi siya ng date. Sa ibang lugar, normal na nagtatrabaho si Emmy nang nakatanggap siya ng tawag mula sa isang misteryosong tao na kinikilala siya bilang si Emilia ang bayani. Nagbanta ang lalaki na wawasakin siya at si Sadao. Nararamdaman ni Emmy ang purong kasamaan na lumalabas mula sa boses ng lalaki ngunit hindi niya ito nakilala. Dahil siya ang mabait na bayani, binalaan niya si Sadao tungkol sa misteryosong tumatawag na nagbanta sa buhay nilang dalawa. Dahil makikipagkita si Sadao kay Chiho mamaya, ginagamit ni Ashia ang kanyang cash reserve para bigyan siya ng wardrobe makeover. Nang magkita sila, pinakiusapan siya ni Chiho na magkahawak kamay. Walang iniisip si Sadao at hinawakan ang kanyang kamay na naging dahilan ng pagkatunaw niya sa pagmamahal. Habang nakaupo sila at nagkakape, binabantayan sila ni Ashia. Nagkataon na dumating din si Emmy sa lugar. Naghihinala siya at pumasok din habang sumusunod si Ashia, sinusubukan siyang pigilan. Samantala, sinabi ni Chiho kay Sadao ang ilang kakaibang bulong na narinig niya kamakailan. Iyon talaga ang wika ng NTA Isla. Ngunit, hindi niya ito nakilala. Sa kabila nito, tila naiintindihan niya ang bawat salita. Napagtanto ni Sadao na si Chiho ay tila tinamaan ng isang spell ng wika. Sa sandaling iyon, pumasok sina Emmy at Ashia sa kafe at halos mawala si Sadao sa kanyang sarili. Ngunit, hindi niya ito pinapansin at casual na kausap si Chiho. Mas lalo pang nagustuhan ni Chiho si Sadao at malapit na niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya. Ngunit, muling binigo ni Emmy ang buhay ng Dark Lord. Sa kabiguan, sinigawan ni Chiho si Emmy dahil sa bigla ang pagpasok nito. Naniniwala siya na si Emmy ay ex ni Sadao at mas nagiging possessive kay Sadao. Biglang, isang malakas na lindol ang sumisira sa lahat ng nasa paligid nila. Ginagamit ni Emmy ang kanyang mahika para patulugin si Chiho. Pagkatapos noon, pumasok si Sadao at eto na, ang kanyang orihinal na hitsura ng demonyo ay medyo maangas. Tinanong ni Emmy kung paano niya naibalik ang kanyang dark magic, ngunit kahit si Sadao ay hindi alam. Ipapatawag na lang ni Emmy ang kanyang sagradong espada para labanan siya, ngunit sinimula ni Sadao na iligtas si Chiho at ang iba pang mga tao. Si Emmy ay nalilito nang makita ang Demon Lord na si Satan na nagliligtas sa mga tao. Binalikan ni Emmy ang kanyang nakaraan sa NTA Isla. Bata pa lamang siya nang magsimulang salakay ng hukbo ni Satan ang sanlibutan. Isang araw, dumating sa kanilang pintuan ang mga pari ng banal na simbahan. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang kanyang ina ay talagang isang anghel, na ginagawang si Emilia ang piniling bayani na mananalo kay Satan. Iyon ang huling beses na nakita niya ang kanyang ama. Dahil hindi nagtagal, winasak ni Satan ang nayon ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, bumalik si Sadao sa kanyang normal na anyo. Nalaman niyang anak pala talaga si Chiho ng pulis na nagngangalang Sasaki na hinuli siya noong unang araw. Ang spell ng wika na ginawa niya kay Sasaki ay malamang na nakaapekto rin sa kanyang anak na si Chiho, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang wika ng NTA Isla. Kinaumagahan, ibinalik ni Emmy ang 1,000 yen kay Sadao. Sa kanyang paglabas, nadulas siya at nahulog dahil sa kanyang mataas na takong. Kaya, ibinalik siya ni Sadao para gamutin siya. Galit na galit si Emmy sa kahihiyan. Nadidismaya siya sa kalagayan ng Dark Lord ngayon. Kung si Sadao ay may kakayahan sa gayong kabaitan, bakit niya sinunog ang mga nayon, sinira ang mga sakahan, at pinatay ang napakaraming tao kabilang ang kanyang ama sa NTA Isla? Nalungkot si Sadao at sinabing hindi niya nakita ang mga tao bilang mga normal na tao noon. Pero ngayon, iba na ang nakikita niya. Sa sandaling iyon, dumating si Chiho upang suriin si Sadao at nakita rin niya si Emmy doon. Isang hindi pagkakaunawaan. Umalis siya na may luha sa kanyang mga mata. Sumunod silang lahat sa kanya para pakalmehan siya. Samantala, makikita ang dalawa na mga kasama ni Emmy na naglalakbay sa portal. Sa ibang lugar, naglalakad si Chiho na may luha sa kanyang mga mata nang makatagpo siya ng kakaibang bata na tila kilala siya. Nagpakita ang bata ng itim na mga pakpak at sinimulang sirain ang lugar. Dumating din sina Sadao, Emmy at Ashia sa pinangyarihan. Natatawa ang bata sa kahabag-habag na kalagayan ni Sadao. Siya talaga si Lucifer, isa pa sa mga demonyong general ni Satan. Laking gulat ni Emmy nang makita si Lucifer dito dahil siya ang pumatay sa kanya. Si Olba pala, isa sa mga mataas na pari ng simbahan ang nagligtas sa kanya. Si Olba ang sumama kay Emmy pero tinalikuran talaga siya nito bago pumasok sa portal. Gusto ni Olba na patayin si Emmy para makontrol niya ang NTA Isla.
at nakuha niya si Lucifer na sumama sa kanya sa pangakong ibabalik siya sa langit. Inatake ni Lucifer si Ashia. Pagkatapos ay inaatake din niya si Sadao at Emmy ngunit ginamit nila ang kanilang shield magic at tumakas. Sinabi ni Sadao na nagagamit ni Lucifer ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pagsiksik ng negatibong enerhiya ng mga tao sa paligid niya. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon ng lindol, ang lahat ng mga tao ay natakot at nabawi ni Sadao ang kanyang anyong demonyo mula sa kanilang negatibong enerhiya tulad ng takot at kawalan ng pag-asa. Tinanong siya ni Lucifer kung bakit hindi niya ginamit ang negativity ng sangkatauhan para bumalik sa NT Isla. Sumagot si Sadao na ito ay dahil nagsisimula na siyang magustuhan ang mundong ito. Kaya, kinuha ni Lucifer si Chiyo at ginamit ang kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa upang makakuha ng mas maraming lakas upang salakayin sila. Kinagamit ni Olba ang kanyang baril, nakalimutan na wala siya sa ang probinsyano. Nasugatan si Sadao kaya ipinadala niya sila sa isang lugar na maraming tao. Sinundan sila ni Lucifer at pinatay si Sadao. Pagkatapos, sinimula ni Lucifer na sirain ang lahat sa paligid nila sa harap ng daan-daang tao. Pero, ang lahat ng panganib na iyon ay lumikha ng takot sa mga tao, at lahat ng takot na iyon ay nagbalik kay Sadao ng kanyang kapangyarihan. Hawak niya ang mga gumuguho habang si Emmy ay tinatawag ang kanyang celestial powers. Lumilikha din si Sadao ng barrier kung saan maaari silang maglabanan ng todo. At all out sila, sumali rin si Ashia sa labanan na nakuhang muli ang kanyang tunay na anyo. Sa kabila ng kanilang mga isyu bilang demonyo at bayani, nagtutulungan sina Ashia at Emilia upang labanan sina Lucifer at Olba. Inilapag din ni Sadao ang mga guho at sa wakas ay pumasok siya sa labanan. Nagsisimula siya sa pananakot sa kanyang dating general na si Lucifer, sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya. Nang masupol nila sina Lucifer at Olba, ipinahayag ni Lucifer na siya ang tumawag kay Emmy sa kanyang trabaho. Tinanong niya si Sadao kung babalik siya sa NT Isla, ngayong nakuha na niya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit, mas interesado si Sadao na gumawa ng magandang trabaho sa McDonald's. Ngayong nakita na ni Chiyo ang lahat, ibinunyag ni Sadao ang lahat sa kanya, kasama na ang dati nilang alita ni Emmy. Nang makitang magkaaway sina Sadao at Emmy, mas naging komportable si Chiyo kay Emmy. Maya-maya lang ay dumating na rin ang dalawang kasama ni Emmy. Masaya silang muling nagsasama ni Emmy at laking gulat nilang makita siya sa gayong palakaibigan kasama si Sadao. Sinabi sa kanya ng dalawang kasama na hindi lang si Oldo kundi ang buong simbahan ang nasasangkot sa pagtatangkang patayin siya at kontrolin ang NT Isla. Sa kabila ng mga protesta ni Lucifer, inaako ni Sadao ang responsibilidad at ginamit ang kanyang mahika upang ayusin ang lahat ng nasira. Dahil mukhang hindi masyadong nanganganib si Emmy kay Sadao, bumalik ang dalawang kasama para pangalagaan ang tiwaling simbahan. Si Chiyo at Sadao ay patuloy na nagtatrabaho ng masaya sa McDonald's. Balik sa NT Isla, tinatalakay ng simbahan ang mga susunod na gagawin ngayong nalaman na ng mga bayani ang kanilang mga plano. Kaya, ipinadala nila ang kanilang Grand Inquisitor na nagngangalang Crestia upang tapusin sina Satan at Emilia. Samantala, si Lucifer ay nagpatibay din ng pangalang hapon, si Hanzo. At responsibilidad ni Hanzo na magsaliksik ng anumang mahika na natitira sa mundong ito. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa internet sa pamamagitan ng paghack sa call center ni Emmy at pagtawag sa kanya. Nang gabing iyon, sinigawan ni Emmy si Sadao dahil sa panggugulo sa kanya. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na si Olba ay naaresto ng pulisya at si Lucifer, o Hanzo ay pinaghahanap din. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtatago sa kanilang apartment at hindi makaalis. Nang maglaon, nang umuwi si Sadao, isang batang babae na nakasuot ng kimono ang nahulog sa hagdan at sa kanyang naghihintay na mga bisig. Ang babae ay talagang si Crestia, na dumating upang patayin sina Sadao at Emmy. Kinabukasan, pumunta si Crestia sa kanilang tahanan at ipinakilala ang sarili bilang si Susuno na kanilang bagong kapitbahay. Binigyan ni Susuno si Sadao ng pansit para sa pagligtas sa kanya kahapon. Samantala, ang kasama ni Emmy, si Emerilda, ay nagpadala rin sa kanya ng maraming celestial magic. Ngunit, inilagay niya ito sa pakete ng bitamina na magmumukhang normal sa mga tao. Sumunod, pumunta si Emmy upang tingnan kung ano ang ginagawa ni Sadao at ng kanyang mga general. Doon, laking gulat niya nang makita si Susuno. May sakit pala si Ashia. Kaya, nandito si Susuno para magluto para sa kanila. Nagsimulang mag-eavesdrop si Emmy pero natapilok siya at nahulog ulit sa hagdan. At siya ay nasalo ng walang iba kundi si Sadao. Nagpasalamat si Emmy sa kanya sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya. Nang tapos na ang kanyang masungit na pag-uugali, lahat sila ay nagsama para kumain ng ilan sa pagkain ni Susuno. May napansin si Emmy na kakaiba sa kimono ni Susuno ngunit hindi pa niya ito maisip. Nang maglaon, humingi ng tulong si Susuno kay Emmy sa pag-aayos sa Tokyo. Kaya, binigay ni Emmy sa kanya ang kanyang mga contact details. Nang aalis na siya, nahulog na naman siya. Nang umalis si Sadao para magtrabaho, binibigyan siya ni Susuno ng lunchbox. Maya-maya ay tinawagan ni Emerilda si Emmy sa kanyang cellphone.
Ipinaalam ni Emerald kay Emmy na ang simbahan ay nagsisimula ng gumawa ng political move sa NT Isla at baka atakihin pa nila si Emmy sa lalong madaling panahon. Samantala, umupo si Sadao para kainin ang tanghalian na ginawa ni Susuno para sa kanya. Naparanoid agad si Chiho nang marinig niyang may isang babae ang gumawa nito para sa kanya. Ang paninibugho ay magpapaalog pa sa lalamunan ng Diablo sa isang babae. Ang lunchbox ay puno ng masasarap na pagkain, kabilang ang hugis pusong ulam. Si Chiho ay talagang nawawalan ng hiya. Sa ibang lugar, dalawang sundalo ng simbahan mula sa NT Isla ang sumalakay kay Emmy. Ipinatawag niya ang kanyang sagradong espada at lumaban. Ngunit, ginagamit ng mga mandirigma ang kanilang mahika para mawala ang lahat ng kanyang mahika. Ngunit, napaalis sila ng tindera gamit ang paintballs. Ang lupit, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Habang naghihintay si Emmy, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chiho na nagsabi sa kanya na may naganap na emergency na may kaugnayan kay Sadao. Nagpapatuloy ang kwento kay Chiho na tumawag kay Emmy na may emergency na may kaugnayan kay Sadao. At yung emergency ay nagseselos lang talaga siya. Selos na ginawa ni Susuno ang napakagandang maliit na bento box para kay Sadao. Kaya, pinuntahan siya ni na Chiho at Emmy. At si Susuno ang nagbukas ng pinto. May sakit pa pala si Ashiya at pinagluluto pa sila ni Susuno. Kaya, ang bento box para kay Sadao ay ginawa ni Susuno. Sa halip na magselos, humanga si Chiho sa kanyang galing sa pagluluto. Naghahanap ng trabaho si Susuno at iminungkahi ni Sadao na dapat siyang magtrabaho sa McDonald's. Nang marinig ito, si Chiho ay mukhang mamamatay na. Gayun din, si Susuno ay mayroon lamang mga tradisyonal na damit. Kaya, pumayag si Emmy na tulungan siyang mamili ng mga bagong damit. Samantala, pinuntahan ni Sadao si Chiho. Habang nasa daan, tinanong ni Sadao si Chiho kung hindi siya nababahala sa pagiging Demon King nito. Ngunit, sinabi ni Chiho na nine love siya sa kanya bago niya nalaman ang lahat ng iyon. Sa unang pagkakataon, sa wakas ay napagtanto ng makapal na utak ni Sadao na si Chiho ay umiibig sa kanya. Narinig pala ni Susuno ang lahat ng usapan nila. Mukhang mamamatay na si Chiho dahil sa kahihiyan. Kinuha niya ang bike ni Sadao at nagmaneho ng napakabilis. Pagkatapos, namimili si Susuno kasama si Emmy. Inamin ni Susuno na hindi siya nakasakay ng tren na pumukaw sa pag-usisa ni Emmy. Tinanong niya si Susuno kung paano siya nakarating sa Tokyo at sinabi ni Susuno na mula sa gate. Kinumpirma niya na siya ay mula sa NT Isla. Nagulat si Emmy sa narinig. Ipinagpalagay ni Susuno na alam na ni Emmy ang kanyang pagkakakilanlan sa simula pa lang. At laking gulat niya na hindi iyon namaalayan ni Emmy. Hindi rin alam ni Susuno na may korupsyon sa simbahan. Nagtatrabaho pa rin siya para sa kanila dahil talagang naniniwala siya na nakipagsanib-puwersa si Emmy kay Satan. Pero ngayon alam na niya na hindi kasama ni Emmy si Satan. Magkasama silang nakaupo sa Moonbox Cafe kung saan hiniling ni Susuno kay Emmy na tulungan siyang talunin si Satan para magawa ni Emmy ang tadhana. Gayunpaman, si Emmy ay nagbigay lang ng kalmadong sagot. Gusto niyang talunin si Satan ngunit hindi sa tulong ng tiwaling simbahan. Bumalik sa McDonald's lahat sila ay nahihirapan dahil kinuha ng bagong St. Aki Fried Chicken ang lahat ng kanilang karaniwang mga customer. Inutusan siya ng amo ni Sadao na talunin si St. Aki sa lahat ng paraan. Nang maglaon, ang manager ng St. Aki, si Mitsuki ay nagpakilala kay Sadao. Sinabi ni Mitsuki na marami siyang narinig tungkol sa kanya. Nang nakita niya si Chiho, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay, na siyang kulay ng manyokis. Si Mitsuki ay lumabas na isang third-rate perv habang sinimula niya itong ipakita, na naging sanhi ng kanyang pagsabog sa pagkabigo. Kaya, ipinadala ni Sadao si Ashiya upang imbestigahan ang St. Aki. Nang maglaon, nakita ni Susuno si Emmy pagkatapos ng kanyang trabaho at hiniling sa kanya na ipakita kung saan nagtatrabaho si Sadao. Ang katrabaho ni Emmy, si Rika, ay nasa sabik at sumama, na labis na ikinaiinis ni Emmy. Ngunit, hindi humanga si Rika kung paano walang customer ang McDonald's, at napunta sila sa St. Aki para sa pagkain. Umupo silang tatlo at nagtanong si Rika tungkol kay Sadao. Talagang naniniwala siya na may something sa pagitan nila ni Emmy. Ngunit, sabi ni Emmy na ang tanging namamagitan sa kanila ay puot at isang pagnanais para sa pagpatay. Sinimulan niya ang masamang bibig kay Sadao, ngunit narinig siya ni Ashiya at nakipag-away. Nang tanungin ni Rika kung sino siya, pinakain ni Ashiya ang kanyang kalokohan sa pagsasabing minsan ay nagkaroon sila ni Sadao ng isang kumpanya na nakatuon sa real estate at pamamahala ng mga tauhan. Kakaibang paraan upang sumangguni sa iyong pagsalakay at dominasyon sa mundo. Pagkatapos, sinabi niya na nagtrabaho si Emmy sa isang mas malaki at mas malakas na karibal na kumpanya. Sa huli ay natalo niya ang mga ito at naging sanhi ng pagkalugi ng kanilang kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ngayon si Sadao bilang isang simpleng branch manager para sa isang food chain. Hindi ito itinatanggi ni Emmy dahil mas simple itong ipaliwanag kaysa sa lahat ng kabaliwan na ginawa nila sa NT Isla. Nang makita kung gaano ka-supportive at madamdamin si Ashiya tungkol sa kanyang trabaho kay Sadao, nagsimulang magkaroon ng damdamin si Rika para sa kanya.
Nang maglaon, ibinigay ni Ashiya kay Sadao ang kanyang mga ulat sa pagkain ng Saint Aki. Ang sarap ng manok sa Saint Aki. Ngunit maliban doon, lahat ng iba ay normal. Ang mga customer ay malamang na naaakit lamang sa mga bagong bagay. Umupo ang tatlong babae para kumain sa McDonald's. Sinunggaban agad ni Rika si Chiho dahil ang cute niya. Inutusan ni Sadao ang kanyang mga kasamahan upang makaakit ng mga bagong customer ngunit wala sa kanila ang gumagana. Nakatingin lang ang tatlong babae, naaawa sa kanya. Kaya, umorder si Sadao ng halamang kawayan. Lahat sila ay nagdedekorasyon para sa pagdiriwang. Maaaring dumating ang mga customer at isulat ang kanilang mga kahilingan sa puno. Ang maligaya na kapaligiran ay umaakit ng maraming customer kaagad at lahat sila ay nagtatrabaho. Si Sadao ay nagtatrabaho ng husto sa mga customer. Ngunit, hindi nasisiyahan si Susuno sa bagong pag-uugali ni Sadao. Kinabukasan, ipinadala ng manager si Sadao sa isa pang branch ng McDonald's sa Hashimane para ibigay ang kanyang kadalubhasaan sa kanila sa loob ng isang araw. Nalaman ni Hanzo na magkakaroon ng reptile exhibition at haunted house exhibition sa Hashimane. Ibig sabihin maraming takot ng tao doon, makakakolekta si Sadao ng ilang dark magic doon. Narinig ito ni Susuno. Samantala, tinawagan ni Chiho si Emmy at hiniling na sumama sa kanya sa Hashimane bukas. Tinanggap ni Emmy, hiniling din ni Susuno na sumama. Kinabukasan, nagtatrabaho si Sadao sa branch ng Hashimane McDonald habang sina Emmy, Chiho at Susuno ay pumunta sa amusement park sa Hashimane. Nang magsimula na silang magpalit, nagseselos si Emmy nang makitang may daladala si Chiho. Mahahalagang ari-arian. Pagkatapos, pumunta ang tatlong babae sa pinagtatrabahuan ni Sadao. Sinusubukang akitin ni Chiho si Sadao ngunit mas nakatutok siya sa kanyang trabaho at sa kanyang Sigma grind set. Mamaya, pumunta ang tatlong babae sa eksibisyon ng Haunted House. Ito ay medyo nakakatakot, na trauma silang tatlo. Sumunod, hinahamon nila ang kanilang sarili na pumunta sa reptile exhibition na kinasusuklaman nilang lahat. Lalo na at ayaw sa kanila ni Emmy dahil sa kanyang pakikipaglaban sa mga halimaw na reptile. Habang tinitingnan ng mga babae ang mga reptile, hindi sinasadyang nabangga ni Emmy ang isang gwardya at nalaglag niya ang kanyang mga susi. Dumating ang isang unggoy at kinuha ito. Pagkatapos, kumapit ito sa mga nyog ni Chiho. Kaya, ibinalik nila ito sa circus. Gayunpaman, nang hindi namamalayan ng sinuman, ang unggoy ay aktwal na nagbukas ng mga pintuan sa ilang mga delikadong alligator at sila ay pumasok sa swimming pool. May gulat sa eksena, kaya pumasok si Sadao sa tunog ng epic heavy metal guitar riffs. Ginagamit niya ang takot mula sa lahat ng tao sa paligid niya para mabawi ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, pinahinto niya ang lahat ng mga alligator sa kanilang lugar. Katulad ni Emmy dati, nabigla rin si Susuno nang makitang tinutulungan ng Diablo ang mga tao sa halip na kumuha ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Nang maglaon, sa pagbalik nila ay nakita ni Susuno si Mitsuki na nagsiwalat ng isang pares ng puting pakpak at nawala. Samantala, sobrang nagkasakit si Ashiya pagkatapos kumain ng sobrang pansit. Iniisip ni Susuno ang kanyang nakaraan sa Entei Isla. Bilang isa sa mga dakilang inquisitor para sa simbahan, trabaho niya ang maghanap ng mga tiwali at ereheng tao. Pinapatay niya ang gayong mga tao gamit ang lason at isang malaking martilyo. Sa simula pa lang ay kinu-question na niya ang malilim na pakikitungo ng simbahan ngunit kinukulong siya ni Olbon. Bumalik sa Tokyo, lihim na isiniwalat ni Hanzo kay Sadao na naglagay siya ng tracker sa wallet ni Emmy. Nang walang nakatingin, naglalagay din si Hanzo ng tracker sa chinelas ni Susuno. Hindi pa rin sumasalungat si Susuno tungkol sa bagong personalidad ni Sadao. Sa sandaling iyon, dumating si Mitsuki upang salubungin siya. Lumalabas, si Mitsuki ay talagang isang arkanghel na nagngangalang Seriel at isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa simbahan. Inutusan ni Seriel si Susuno na huwag mag-alinlangan at patayin kaagad si Sadao. Iniisip ni Susuno ang mga tiwaling pakikitungo sa simbahan na minsan niyang narinig. Iniisip niya na hindi ito ang dahilan kung bakit siya sumali sa kanila. Sa kasalukuyan, ipinangako ni Susuno na tatapusin ang kanyang trabaho kay Sadao. Nang maglaon, sinabi ni Susuno kay Chiho na dapat niyang ihinto ang pakikisalamuha kay Sadao dahil sa kanyang nakaraan. Naniniwala pa nga siya na gumamit si Sadao ng magic para makaakit ng mga customer noong nakikipagkompetensya sila sa Saint Aki. Itinanggi ni Chiho ang mga pahayag at kahit si Emmy ay hindi naniniwala na si Sadao ay masama pa rin. Nagsisimulang uminit ang mga bagay-bagay, kaya pumagit na si Emmy. Sinabi niya na balak niyang tingnan ang mga aksyon ni Sadao at maging mapagpasensya sa kanya sa ngayon. Hindi yun naiintindihan ni Susuno dahil nakapatay na siya ng maraming tao sa nakaraan para sa higit na kabutihan. Tahimik siyang naglakad palayo. Sa pagbabalik ni na Emmy at Chiho, sinalakay sila ng lalaking nakamaskara kanina gamit ang kanyang sandata. Si Seriel ito. Dahil si Seriel ay isang arkanghel, maaari niyang kanselahin ang celestial powers ni Emmy. Nandito si Seriel para tapusin si Emmy dahil hindi pa niya napatay si Sadao sa lahat ng oras na ito. Madali niya itong nadaig. Nawalan din ng malay kay Susuno si Chiho.
Habang natutulog siya, nahulog ang kanyang telepono. Tumatawag pala siya kay Sadao at may missed call ito mula sa kanya. Noon lang, tinawagan ng ina ni Chiho si Sadao at tinanong kung kasama niya si Chiho dahil hindi pa ito bumabalik. Tinatawagan niya si Hanzo pero hindi niya nakita si Chiho. Kaya, hiniling ni Sadao kay Hanzo na subaybayan sina Emmy at Susuno gamit ang mga tracker mula kanina. Sumusunod sa mga direksyon, sinusundan sila ni Sadao. Samantala, nasa ospital si Ashiya dahil talagang nagkasakit siya. Si Odo ay nakoma din sa ospital. Nagising na siya. Nagising din si Ashiya at lumabas. Doon, nakita niya ang isang pulis na nakahiga at walang malay. Dumating si Odo mula sa kanyang likuran at sinuntok siya ng malakas. Pagkatapos, kinuha niya ang health card ni Ashiya at nalaman ang lokasyon ng kanilang tahanan. Sa ibang lugar, dinala ni Serial si Emmy at pinahirapan siya habang nanunood si Susuno. Gusto ni Serial ang sagradong espada ni Emmy ngunit hindi niya ito binibigay. Si Sadao ay sumugod sa kanilang ngunit naharang ng isang barrier. Ipinadala ni Serial si Susuno upang patayin si Sadao. Pinaalalahanan siya ni Emmy na kung dito mamatay sina Emmy at Sadao, babalik sa pagiging corrupt ang NTE Isla tulad ng dati. Ngunit, inilabas ni Susuno ang kanyang martilyo at sumugod sa Diablo. Binaba niya si Sadao at sinubukang patayin ito. Ngunit, madaling umiiwas si Sadao sa kanyang mga pag-atake. Pagkatapos, hiniling niya na huminto sandali at nagubad siya. Huwag kailanman ipaalam sa kanila ang iyong susunod na galaw. Talagang ginawa niya ito para lang mailigtas ang uniforme ng McRonald na hindi masira. Para sigurado na maging Employee of the Month. Lumalabas, alam niyang taga NTE Isla si Susuno sa simula pa lang. Inakusahan niya siya ng pagiging katulad ni Olba na isinasakripisyo ang lahat para sa kapangyarihan. Nang makita kung gaano nagbago si Sadao, sinabi sa kanya ni Susuno na mas malakas si Serial kapag mas malapit siya sa buwan. Gayunpaman, hindi natatakot si Sadao. Mas nakatutok siya sa pagliligtas kina Chiho at Emmy. Mas lalong sumalungat si Susuno nang makitang hindi makasarili ang Diablo. Sa ibang lugar, pumunta si Olba at nakita si Hanzo. Nag-aalok siya na ibalik si Hanzo sa langit at hiniling na samahan siyang muli. Umiti si Hanzo. Samantala, ipinagpatuloy ni Serial ang pagpapahirap kay Emmy. Pagkatapos, nagsimula siyang lumipat patungo kay Chiho. Binabalaan siya ni Emmy na kung may gagawin siya kay Chiho, may demonyo siyang haharapin. Nagsimulang tumawa si Serial. Dumating si Sadao, halos hubot-hubad, dahilan para mamula ang dalawang babae sa kahihiyan. Agad na inilabas ni Serial ang kanyang kapangyarihan para salakayin si Sadao. Nagsisimula siyang tumulo ng dugo ngunit wala siyang kinakailangang magic para lumaban. Samantala, umiinom si Oldo ng maraming celestial powers at nagsimulang mag-spell. Ang spell ay naging sanhi ng paglapit ng buwan, na naging sanhi ng pagtaas ng kapangyarihan ni Serial. Ngunit, ang lahat ng ito ay nagdudulot ng gulat sa mga tao at ang ibig sabihin ay negatibong enerhiya. Nabawi ni Ashiya ang kanyang demonyong anyo at naging malusog. At syempre, ipinakita ni Sadao kung ano siya bilang hari ng Diablo. Tinanggal niya ang kadena ni Emmy. Dumating din si Susuno at pinoprotektahan si Chiho mula sa kanyang dark powers. Pinagalitan siya ni Serial sa pagbabago ng panig, ngunit napagtanto na ngayon ni Susuno ang pagkukunwari ng simbahan. Sa ibang lugar, nabawi na rin ni Hanzo ang kanyang kapangyarihan. Gagawa pa si Oldo ng mas maraming problema para kay Sadao, ngunit tinalo siya ni Hanzo sa tamang paraan ng One Punch Man. Ipinagpatuloy ni Sadao at Serial ang kanilang labanan sa himpapawid. Parehong may napakalaking kapangyarihan. Ang isa ay mula sa kalapit na buwan at ang isa ay mula sa mga natatakot na tao. Sa wakas ay nagtagumpay si Sadao na madaig si Serial. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang mahabang espada at inatake si Serial nang napakalakas na ang pagsabog ay makikita mula sa kalawakan. Natalo si Serial. Sunod, sinabi ni Sadao kay Chiho na kailangan niyang bumalik sa NTE Isla. Habang umiiyak si Chiho, binigyan siya ni Sadao ng romantikong halik sa noo at panaginip lang. Sinabi ni Chiho kay Sadao ang tungkol sa panaginip, ngunit mas nag-aalala siya sa kanyang trabaho. Tila, pagkatapos ng labanan, ginamit niya ang lahat ng kanyang mahika upang maayos ang lungsod. Binuksan din niya ang isang portal at pinaalis si Serial. Maya-maya, nagtatrabaho na si Emmy sa kanyang call center nang biglang naglaho ang lahat at ang buong lugar ay naging pulang horror movie style at panaginip lang. Habang papunta siya sa bahay ni Sadao, iniisip niya kung paano pinatay ni Sadao ang kanyang ama. Kumbinsido siya na hinding-hindi niya ito mapapatawad. Doon, hiniling ni Ashiya kay Sadao na magpahinga mula sa kanyang mga tungkulin sa bahay. Naghihinala si Emmy. Higit pa rito, nakikita niya ang maraming mga kahon na inililipat. Naniniwala si Emmy na nakakakuha si Sadao ng supply ng dark magic. Kaya, sinimulan ni Chiho at Emmy na sundan si Sadao upang makita kung ano ang kanyang ginagawa. Lumalabas, si Sadao ay nagtatrabaho rin ng pangalawang trabaho. Sinabi niya na kailangan niya ng dagdag na pera dahil dinala ni Hanzo ang mga tracking device sa credit. Sinabi niya kay Emmy na mayroong isa sa kanyang bag na agad niyang sinira.
lumalabas, si Ashiya ay gumagawa din ng temp job sa ibang lugar upang bayaran ang mga mamahaling binili ni Hanzo. Nagtanong si Emmy tungkol sa mga kahon na inilipat kamakailan. Mukhang walang alam si Sadao tungkol dito. Lumalabas, ang tangang Hanzo na iyon ay bumili ng maraming bagay online. Muli, tinitingnan ni Sadao kung ano ang nasa loob. Mga feather bed, fire extinguisher at iba pang random na bagay. Pinakawalan ni Sadao ang kanyang panloob na demonyo at pinagalitan ang kalokohan ni Hanzo. Inihayag ni Hanzo na bumili siya ng mga bagay na nagkakahalaga ng 128,000 yen o humigit kumulang 1,000 US dollars. Pumunta sila upang makipag-usap sa kumpanya, ngunit ang manager ay nagsabi ng ilang kalokohan tungkol sa kung paano ito ay hindi isang scam, at si Hanzo ay pumirma sa kontrata. Dahil ang buong bagay ay tila legal, sila ay walang magawa kundi umuwi. Biglang tinanong sila ni Emmy kung minor de edad si Hanzo sa mga dokumento ng tao. Sumagot si Sadao na siya nga, kaya binibigyan niya sila ng ideya. Kapag pumirma ng mga kontrata, kailangan ang pahintulot ng guardian ni Hanzo. Dahil hindi kailanman nagbigay ng pahintulot si Sadao bilang guardian, ibinalik ang mga kalakal. Pag-alis ng manager, umingiti si Sadao na parang demonyo. Hindi makapaniwala si Ashiya na tinulungan sila ng walang iba kundi si Emilia the Chosen Hero. Sinabi ni Sadao na dapat nilang dalhin siya sa pangkat ng Diablo. Isang gabi, pauwi si Sadao mula sa trabaho nang makasalubong niya si Emmy. Binibigyan niya siya ng bagong payong dahil basang-basa siya sa ulan. At sa unang pagkakataon, umiti ito sa kanya. Ito ang ikatlong bahagi ng serye kung sakaling ang lahat ng masasayang bagay ay nakalimutan muna, si Sadao ay isang medyo masamang tao noong nakaraan, noong siya ay kilala bilang hari ng Diablo. Pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Emmy, umatras siya sa Tokyo kung saan nagsimula siyang mamuhay ng mahirap na buhay ng tao. Ngunit pagkaalis niya, hindi naging maganda ang mga bagay para sa mga kampan ni Satanas dahil mabilis silang pinamunuan ng mga tao. Isang araw, isang anghel na nagngangalang Leila ang pumasok sa inabandunang kastilyo ni Satan. Pumunta siya sa isang halaman at kumuha ng bola ng mahiwagang liwanag mula dito. Bumalik sa Tokyo, nagpapatuloy ang pang-araw-araw na gawain ni Ashiya sa pagsigaw kay Hanzo dahil si Hanzo ay gumagawa ng ilang hindi kinakailangang pagbili ng bagay online. May bagong bisikleta ngayon si Sadao na binili ni Suzuno para sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya naging mabait sa kanya ay dahil ang kanyang bisikleta ay nawasak nang sinusubukan niyang patayin siya noon. Talagang nakaligtas din si Serial sa laban nila ni Sadao at nagbago na siya. Hindi na siya bastos dahil ngayon ay isa na siyang matabang bastos. At pinagpatuloy niya ang pangliligaw sa mga babae. Bumalik sa Devil Residence, pinilit ni Ashiya si Hanzo na umalis sa kanyang tamad na puwitan at gawin ang mga gawaing bahay. Tinuturuan niya ito kung paano maglaba at magtupi ng mga damit. Biglang naramdaman din ni Hanzo na may nakatingin sa kanila mula sa closet. Ngunit, walang nararamdaman si Ashiya at hindi ito pinapansin sa ngayon. Habang pumupunta si Ashiya para sa kanyang part-time na trabaho, sa wakas ay sinimulan na ni Hanzo ang paglilinis ng kanyang maruming silid. Biglang umatake ang isang misteryosong nilalang. Kapansin-pansing lumalaban siya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon siya ay nasakop ng kakilakilabot na tinatawag na isang ipis. Nagsisimula ng magpanik ang lahat mula sa mga demonyo hanggang sa mga bayani. Kaya, inilabas ni Suzuno ang kanyang maliit na malaking martilyo at pinatay ito sa sahig. Pagkatapos nilang gawin ang overkill, umupo silang lahat at nagsindi ng ceremonial fire. Biglang bumukas ang gate papuntang NTA Isla at inihagis ni Leila ang bola ng liwanag mula kanina. Pagkatapos ay nagbabago ang hugis nito sa isang higanteng gintong mansanas. Agad na isinara ang gate. Habang ang lahat ay nagsimulang makipagtalo ng walang ingat, si Chiho ay namumula lamang dahil hinawakan siya ni Sadao at pinrotektahan siya nang bumukas ang gate. Inatake ni Emmy gamit ang kanyang espada ang mansanas at pinigilan ito ng isang pares ng kamay. Pagkatapos, bumukas ang mansanas at lumitaw ang isang batang babae mula sa loob. Agad na tumigil ang lahat sa pag-aaway at pumasok sa loob. Ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang si Alas Ramos at may kakaibang marka ng buwan sa kanyang noo na minsan lang lumilitaw. Sinabi ni Alas Ramos na siya ay anak ni Satan. Nagulat si Sadao. Nagulat si Chiho. Ang lahat ay nababaliw. Nang tinanong nila kung sino ang kanyang ina ay itinuturo ni Alas Ramos si Emilia, ang bayani. Nagulat si Emmy. Nagulat si Suzuno. Lahat ay nagulat. Sa kabila ng mga protesta ni na Emmy at Sadao, mabilis na ikinabit ni Alas Ramos ang sarili sa kanila. Umiiyak siya kapag hindi siya binibigyan ng atensyon na gusto niya. Wala silang ibang choice kundi alagaan si Alas Ramos sa ngayon. Dahil si Emmy ay may pang-araw-araw na trabaho, at si Chiho ay isang high school pa lang, nagpa siya si Sadao na kunin nila siya. Nang maglaon, si Chiho ay nagdala ng mga supply para sa sanggol. Binuksan ni Ashiya ang pinto at mukhang 2 inches ang layo niya kay kamatayan dahil buong gabing umiiyak si Alas Ramos. Muli siyang nagising at nagsimulang umiyak ngunit mabilis na pinalitan ni Chiho ang kanyang lampin at maayos na ang lahat sa ngayon.
Nang marinig ng kasamahan ni Emmy na si Rika ang tungkol sa bata, binigay niya kay Emmy ang mga tiket sa amusement park. Samantala, dinala ni Chiho at Suzuno si Alas Ramos sa McRonald. Nang makita ng manager na si Mayumi si Alas Ramos, naisip niyang ito ang anak ni Sadao at Chiho. Kaya, umupo si Mayumi at binigyan sila ng lecture tungkol sa mga bubuyog at mga ibon. Naiintindihan niya na si Alas Ramos ay hindi anak ni Chiho, ngunit ang lipunan ay mabilis na gumawa ng mga conclusion at kaya, dapat silang mag-ingat. Bumalik sa tirahan ng Devil, pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa mga tiket sa amusement park. Naninindigan si Alas Ramos na sina Sadao at Emmy, karaniwang kasama niya ang kanyang ama at ina. Nang gabing iyon, kiniling ni Emmy sa kanyang kasamang si Emerilda na tingnan si Alas Ramos. Maya-maya, dinala ni Sadao si Alas Ramos sa amusement park habang binabantayan sila nina Ashiya at Chiho. May bagong makeover din si Emmy at pumunta siya dito kasama si Rika. Siya at si Sadao ay kumikilos bilang isang maayos na mag-asawa at inilabas si Alas Ramos para sa isang masayang araw. Samantala, ang ilang kakaibang tao mula sa NTA Isla ay pumasok sa portal patungong Tokyo. Dinala nina Sadao at Emmy si Alas Ramos sa buong amusement park. Habang bumibili sila ng sombrero para sa kanya, tinanong ni Emmy si Sadao kung nag-aalala siya sa kanyang hukbo ng demonyo sa kanilang tahanan. Sinabi ni Sadao na sumuko na siya sa mga ganoong bagay at hindi pinansin ang tanong sa ngayon. Sumunod, dinala nila siya upang mapanood ang kanilang bersyon ng Power Rangers. Naglagay sila ng isang magandang palabas, at si Alas Ramos ay ganap na nahuhulog dito. Nang bumagsak ang ilan sa mga kalaban, nalungkot si Alas Ramos at lumitaw ang kanyang marka sa noo. Kaya, inilabas nila siya para makalanghap ng sariwang hangin. Nang umalis si Sadao upang kumuha ng tubig, lumitaw ang kakaibang babae, na talagang si Leila, at ginamit niya ang kanyang mahika upang pakalmahin si Alas Ramos. Pinoprotektahan siya ni Emmy ngunit sinabi ni Leila na hindi siya ang kaaway. Sinabi niya na si Alas Ramos ay may tinatawag na piraso ng yasod sa kanyang noo, at ang mga makapangyarihang tao mula sa langit ay susunod sa kanya. Pagkatapos, nawala siya nang bumalik si Sadao. Sumunod, pumunta sila sa isang Ferris wheel kung saan hinihiling ni Emmy na malaman ang lahat ng alam ni Sadao tungkol sa simbolo sa kanyang noo. Tumanggi si Sadao. Nagbanta si Emmy na papatayin siya. Hindi siya sineseryoso ni Sadao. Pero, naiinis na siya sa kanya, kaya sinabi niya rito ang alam niya. Noong bata pa si Sadao, noong siya ay isang mahinang level 2 na demonyo, pinatay ng isa pang angka ng demonyo ang kanyang mga magulang at lahat ng tao sa paligid niya. Ngunit, isang anghel ang lumapit sa kanya. Nang sinubukan niyang kalabanan siya, natalo niya siya ng napakadali. Sa halip na patayin siya, iniligtas siya nito at pinagaling ang mga sugat nito. Ang anghel na iyon ang nagdala sa kanya sa kaharian ng tao ng NTA Isla. Isang araw, nawala ang anghel na iyon at nag-iwan ng simbolo ng buwan, kapareho ng nasa ulo ni Alas Ramos. Sinabihan siya ng anghel na itanim ang piraso ng buwan. Isa pa, ang anghel na iyon ang nagbigay sa kanya ng kaalamang kailangan para pag-isahin niya ang mga demonyo na humantong sa kanya na maging hari ng Diablo. Kinuwento sa kanya ni Emmy ang tungkol sa babaeng nakaputi na nagpakalma kay Alas Ramos kanina. At tungkol din sa makalangit na hukbo na darating. Sa unang pagkakataon, nagpanik si Sadao. Kung talagang nasa noo ni Alas Ramos ang piraso ng Yasod, maaaring siya na ang reincarnation ni Yasod, isang taong mas malaki pa sa mga demonyo at anghel. Samantala, ang mga makalangit na tao, na pinamumunuan ng Arkanghel Gabriel, ay dumating sa Devil Residence. Parehong nakakatanggap sina Sadao at Emmy ng mga tawag sa telepono mula kay Hanzo at Suzuno. At sa hitsura nila, mukhang hindi maganda ang mga bagay-bagay. Naghahanda na rin sa pag-alis sina Ashiya at Rika. Dahil si Rika ay nagsisimula ng mahulog sa kanya, binigay niya ang kanyang numero. Ngunit, hindi maintindihan ni Ashiya na siya ay sinisimpon. Umuwi sina Sadao at Emmy kung saan kinuha ni Gabriel at ng kanyang hukbo na hostage sina Hanzo at Suzuno. Si Gabriel ay tila ang guardian angel ni Yasod at narito siya upang kunin muli si Alas Ramos kasama ang sagradong espada ni Emmy. Ngunit, walang balak sina Sadao at Emmy na isuko sila ng ganoon kadali. Kaya, ginagamit ni Gabriel ang isang bahagi ng kanyang enerhiya para pabagsakin si Sadao. Pumasok si Chiho sa pagitan at nakiusap na huwag kunin si Alas Ramos. Nag-aalangan si Gabriel dahil isa siyang anghel at ayaw niyang maging masamang tao. Kaya naman, pumayag siyang bumalik bukas at lahat sila ay makapagpapasya hanggang doon. Nagplano si Sadao at ang iba pa na itaboy si Gabriel. Nananatili si Emmy doon habang si Chiho ay umuwi dahil hindi siya fighter. Pagkatapos, ipinaliwanag pa nina Sadao at Suzuno ang kanilang sitwasyon. Kung si Alas Ramos talaga ang reinkarnasyon ni Yasod, ibig sabihin ay mahalagang bahagi siya ng puno ng buhay. Ang puno ng buhay ay nasa langit at ito ang may pananagutan sa lahat ng nilikha. May 10 bahagi ang puno ng buhay at si Yasod ay isa sa mga bahaging iyon. Ang guardian angel nito ay si Gabriel, kaya naman gusto niyang kunin si Alas Ramos at mapanatili ang universal na balanse.
Ngunit, naniniwala si Susuno na ang isang bahagi na nawawala sa puno ng buhay ay sapat na upang mapanatili ang lahat ng nilikha. Nang maglaon, tinanong ni Susuno si Ashiya kung bakit sinubukang salakayin ni Sadao at ng kanyang mga demonyo ang Entei Isla. Sinabi ni Ashiya na gusto nilang gumawa ng isang ligtas na kanlungan para sa lahat ng kanilang uri ng demonyo. Nagulat si Susuno nang marinig ang bagong pananaw na ito. Nang gabing iyon, natutulog sina Sadao at Emi kasama si Alas Ramos, habang sina Ashiya at Hanzo ay sumama kay Susuno. Hiniling ni Alas Ramos kay Sadao na magsalaysay ng isang kwento, kaya't nagkwento ito tungkol sa isang manlalakbay at isang anghel na halos kapareho sa kanyang sariling kwento ng buhay. Nang marinig siyang magkwento ng taos puso, si Emi ay na-impressed. Sa sumunod na umaga, si Gabriel ay sumulpot at naabala ang kanilang pagtulog. Agad na nilabas ni Emi ang espada sa kanya habang hawak ni Sadao si Alas Ramos. Inihayag ni Gabriel na si Alas Ramos ay isang maliit na bahagi lamang ni Yasod. Ang isa pang bahagi ay ang kristal sa sagradong espada ni Emi. Sinubukan ni Emi na lumaban ngunit ang kanyang celestial sword ay walang silbi sa harap ng isang anghel. Kaya, si Sadao, ang Diablo mismo, ay umukod sa harap ng anghel ng langit at humiling sa kanya na huwag kunin si Alas Ramos. Bilang kapalit, maaari siyang patayin ni Gabriel. Kaya, sinimula ni Gabriel na gamitin ang puwersa para sakalin si Sadao. Ngunit, pumagit na si Alas Ramos na nagsasabi na si Gabriel at ang iba pang mga Diyos ay gumamit ng mga kasinungalingan upang maging mga Diyos. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at itinaboy siya, nawasak ang mga pader. Mabilis namang sumunod si Emi. Sa kabila ng makalangit na katayuan ni Gabriel, si Alas Ramos ay nagsimulang mangibabaw sa kanya. Kaya, ipinatawag ni Gabriel ang sarili niyang makapangyarihang espada na kayang tumaga sa kahit ano. Ginagamit niya ito para masira ang espada ni Emi. Samantala, pumunta ang mga sundalo ni Gabriel upang salakayin si Sadao. Ngunit, huwag nating kalimutan na si Hanzo ay si Lucifer, na dating pinakadakilang arkanghel. Madali niyang inutusan ang mga kawal ng langit na umatras. Pagkatapos, dinala ni Susuno si Sadao sa kalangitan at ibinato siya kay Gabriel na parang siya ay isang maliit na dodgeball. Ngunit, itinulak siya ni Gabriel at nagsimulang mahulog si Sadao sa kanyang kamatayan. Niligtas siya ni Alas Ramos. Sinabi niya na lagi niyang kasama sina Mama at Papa. Pagkatapos, pumunta siya sa langit. Biglang nagpatawag si Emi ng maliliit na armor at isang bagong espada. Nilabanan niya si Gabriel at sinira ang kanyang indestructible sword. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Gabriel na siya ay isang bayani ng tao at pagkatapos ay sinabi rin niya sa kanya ang isang bagay na hindi natin maririnig. Kung ano man iyon, nabigla si Emi. Bumukas ang kalangitan at umalis si Gabriel, kasama si Alas Ramos. Sina Emi at Sadao ay parehong nawasak. Nang maglaon, umupo si Emi para kausapin si Chiyo kung saan inihayag niya na nagpapatakbo siya ng scam kay Sadao. So basically, naging armor niya si Alas Ramos at ang bagong espada kanina sa laban. Pero, hindi pa niya sinasabi kahit kanino. Gusto niyang malaman ng Diablo kung ano ang pakiramdam ng mawala ng isang mahalagang bagay. Sa kanyang kaso, ito ang pagkawala ni Alas Ramos. Nagiging sobrang depressed talaga si Sadao. Kaya, dinala ni Emi si Alas Ramos sa kanya, at nagsimula siyang umiyak sa kaligayahan. Habang nagdiriwang si Sadao, iniisip ni Emi ang sinabi ni Gabriel. Sinabi niya na kung magpapatuloy ang mga bagay na tulad nito, ang Demon King na si Satan ay maghahatid muli ng isa pang kapahamakan. Totoo sa kanyang mga salita, nakita natin si Sadao na tumatawa ng masama. Ngunit, sa totoo lang ay masaya lang siyang tumitingin sa mga larawan ni Alas Ramos. Sa sandaling iyon, tinawagan ng kanyang manager na si Mayumi ang lahat at sinabing magsasara ang McRonald ng ilang buwan dahil sa renovation. Nabalisa si Sadao dahil hindi siya makakakuha ng pera hanggang doon. Pag-uwi niya, nakakita pa siya ng gulo, at ginagawa itong doble. Ere-renovate pala ng landlady nila ang building kaya dapat silang lahat ay pansamantalang umalis. Ang tatlong lalaki ay walang mapupuntahan. Nakatanggap sila ng videotape mula sa kanilang landlady. Dahil hindi sila nabubuhay noong 1990s, wala silang tape player. Kaya, pumunta sila sa bahay ni Chiho para mapanood ito. Sa loob nito, pinag-uusapan ng kanilang landlady ang tungkol sa pagsasaayos ng gusali mula nang sirain nina Alas Ramos at Gabriel ang kanilang pader kanina. Sa kabutihang palad, mayroon siyang pamangkin na may isang beachside resort at si Sadao at ang kanyang mga general ay maaaring pumunta doon upang magtrabaho at manirahan pansamantala. Tinawagan ni Sadao ang pamangkin, na nagngangalang Amane, na nag-imbita sa kanya at sa kanyang mga kasama na magtrabaho sa kanyang beach resort. Nalulungkot lang si Chiho na napakalayo nila. Malungkot din si Hanzo. Nakakalungkot na kailangan niyang magtrabaho. Yung tamad na puwet. Sa ibang lugar, napagtanto ng ina ni Chiho na gusto ng kanyang anak si Sadao. Dahil mukhang mabuting tao si Sadao, pinayagan niya si Chiho na sumama sa kanya hanggat responsable siya. Nagpa siya din sina Susuno at Emi na sumama upang bantayan ang Diablo. Kinabukasan, sinasalubong nina Sadao at Chiho si Serial sa mga lansangan.
Ibinunyag niya na lumapit sa kanya si Gabriel para humingi ng tulong sa pagkuha ng mga piraso ni Yasod. Pero, itinanggi niya ang partnership. Sa pagbabalik ni Nasadao at Chiho, isiniwalat niya na hindi pa rin niya binibitawan ang crush niya sa kanya. Pabiro niyang sinabi na ipaglalaban pa niya si Emmy para sa kanyang pag-ibig, na naging sanhi ng pagkataranta ni Sadao. Ngunit, sinabi ni Chiho na gusto niyang matuto ng ibang armas, hindi isang espada. Pagkatapos nito, lahat sila ay bumabiyahe sakay ng tren papunta sa beachside town. Ayan, binati sila ni Amane. Sa perpektong comedic relief, ipinapalagay din ni Amane na kasal sina Sadao at Emmy. Dinala niya sila sa resort at ipinakita ang kanilang tirahan. Ito ay maluwag at talagang mahusay. Pagkatapos, ipinakita niya ang natitirang bahagi ng resort. Ito ay nakakatakot. Si Sadao, na nanggaling sa mundo ng demonyo, ay naiinis sa estado ng resort. Ngunit, ang pinakamasama ay ang beach season ay magsisimula bukas kaya kailangan nilang ihanda ang lugar sa isang araw. Nagpa siya si Sadao na magtrabaho ng husto upang magbukas sa oras, kapalit ng isang bonus. Tinutulungan din siya ng mga babae. Mapaglarong gumagawa si Susuno ng napakalaking sandcastle. Kaya, hiniling sa kanya ni Sadao na gumawa ng isa sa tabi ng pasukan, nang sila ay tapos na, sila ay nagdiriwang na may mga paputok. Bigla silang nakakita ng kakaibang liwanag sa dagat. Kaagad pagkatapos, tinakpan ng hamog ang dalampasigan. Sabi ni Amane may paparating daw. Biglang, isang higanteng figure ang nabuo sa hamog. Si Raimel ay 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo. Pero bago siya napunta dito, siya ay dating isang normal na uring manggagawang lalaki na naninirahan sa urban Japan, nagpapaalipin sa isang corporate environment, sumusunod sa utos ng walang kakayahan na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nakulong sa isang walang katapusang sirkulo ng paghihirap ng korporasyon. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama, at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng isang mesa, na humantong sa isang pagdurugo sa utak na ikinamatay niya sa kanyang pagtulog. Napakasamang paraan para mamatay, madidismaya si Truck-kun. Nagising siya sa harap ng tatlong kakaibang tao, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang pagkabigo sa gayong nakakahiya na kamatayan. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ipapadala nila siya sa isang alternatibong mundo, na puno ng mahika at pantasya, at doon siya mabubuhay ng ayon sa gusto niya. Mabilis siyang sumang-ayon dahil pagod na siya sa kanyang buhay sa Earth, at bilang regalo sa pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay. Ipinaliwanag nila na ilalagay nila siya sa katawan ng isang 8 taong gulang na bata, at mula roon, siya ay mag-isa na. Nagpaalam siya sa kanila, at agad na inilipat sa katawan ng isang bata, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar, na napapaligiran ng malalagang kagubatan at bundok. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati at nalaman na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime, na agad niyang nagustuhan, at talagang cute ang mga ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic na hahayaan siyang paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 taon na ang lumipas at si Raima ay comfortable pa rin namumuhay sa loob ng kagubatan na mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito. Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 taon at ni isang tao ay walang nakilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang siyasatin ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki, na tila mula sa kabisera, at ang isa sa kanila ay nasugatan na nakahiga sa ibabaw ng sarili niyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan sa moral na malayo sa anumang tulong medikal, nagtulak siya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanilang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot at sinubukan siyang lapitan ng manggagamot mula sa grupo. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinakain ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan ay nagsimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpapasalamat sila kay Raima habang sinasabi nitong sundan siya.
Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga slime at mabilis na bumunot ang mga lalaki ng kanilang mga espada, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Raima at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat habang namangha sila sa katotohanan na ang 11 taong gulang na batang ito ay maaaring magsagawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Jamil, isang duke, na ikinagulat niya at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. Sinabihan siya ni Jamil na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila. Ang iba ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang Camille, Zeph, at Jill, at sinasabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hios. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, inatake sila ng isang grupo ng mga bandido, at sa kasunod na pandarambong, nasugatan si Hios. Si Jamil ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay napaka-curious na malaman kung paano ang 11 taong gulang na bata ay nakaligtas sa kagubatan na ito, dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang sinanay na tao. Gayunpaman, mabilis na nakabuo si Raima ng isang kwento tungkol sa kung paano siya nakatira noon kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, pareho silang namatay at dito na siya nakatira mula noon. Kumuha si Camille ng bowl ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito. Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay magiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asol at bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Raima ang bola at ito ay naging asol, ngunit nakabigla pa rin ito sa iba pang mga lalaki dahil ang kanyang mga estatistika ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hius at nagpasya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Raima at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at hanapin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magpaalam siya kay Jamil at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga sa bukas na lugar na may mga slime, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hius na naglalakad palapit sa kanya kasama ang iba. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Jamil, ipinakilala si Raima sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga tripulante. Ipinakilala din niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Elia, na halos kasing edad ni Raima. Hanga ang ama ni Jamil sa dami ng slimes na pinaamo ni Raima hanggang ngayon. Tinanong siya ni Elia paano magkasya ang lahat ng mga slime na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila, at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slime na magsama-sama. Daan-daang slime ang nagsasama-sama at naging napakalaking slime na lubos na ikinagulat ng asawa ni Jamil na isa ring salamangkero, at sinabi kay Raima na walang sinuman sa naitalang kasaysayan ang nakaaamo ng malaking slime. Iniimbitahan ni Raima ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita siya sa paligid. Binigyan siya ni Jamil ng isang napakamahal at magarbong mukhang orasan na malugod na tinanggap ni Raima bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Jamil na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Elia at sinabi kay Raima na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa mga dakilang beast tamers at nais din niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya napaamo ang isang halimaw sa kanyang buhay at sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Raima, gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mga slime mula sa kanya. Isinulat niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya at pagkatapos ay sinabi na mayroong 2 uri ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro at kahit na ang kanyang ina, na isang napakatanyag na salamangkero at beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mga ito o nakarinig ng slime na ganyan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kilala bilang ang cleaner slime at ang scavenger slime. Kinakain ng scavenger slime ang lahat ng dumi at gumagawa pa nga ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi o dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang maitim at madumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimulan niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga katulong ng pamilya ni Jamil. Dahil ayon sa kanila, ang Goblin's Grime ay isa sa pinakamahirap linisin. Ito ay lubos na nagpahanga kay Elia, na nagpasya na ang kanyang unang slime ay maging isang cleaner slime at hiniling kay Raima na bigyan siya ng mga direksyon upang mahuli ito. Siya ay mabilis na gumuhit ng isang mapa sa isang lawa, kung saan ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita ngunit sinasabi rin na kailangan nilang akitin ito. Kung walang pang-akit, ang slime ay hindi darating sa kanila. Medyo nahihiya siya nang magtanong siya tungkol sa pang-akit, ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa iyong amoy sa katawan.
Ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas ng iyong sarili sa bathtub, at pagkatapos ay kolektahin ang ginamit na tubig. Medyo napahiya si Elia, ngunit hinila niya ang sarili, at pumunta sa bathtub, determinadong hulihin ang kanyang slime anuman ang mangyari. Naghugas siya ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas kasama ang kanyang entourage sa lawa, habang si Raima ay nananatili. Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Elia kasama ang iba, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mahalagang slime na kanyang nahuli. Masayang-masaya ang lahat at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tinanong ng ama ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano at sumagot siya na hindi pa niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Jamil na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Raima sa panukalang maglakbay kasama ang pamilya ng duke. Nang makita niya ang kanilang mga pagod na mukha, nagpasya siyang kagati ng bala at pumayag na sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabihan nila si Raima na ikarga lahat ng kailangan niya sa bagon. Ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang mahika sa pag-iimbak at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa isang mahiwagang imbakan, na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon, dahil ang ganitong uri ng mahika ay isang hindi pangkaraniwang sining sa mga araw na ito. Bumaba si Raima sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga Diyos na kanyang itinayo doon, at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Jamil at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga toldo para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, isang putik na umaagos sa isang burol. Sinimulan ni Camille na tawagin si Jamil, at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagguho ng lupa at hindi na sila makakasunod sa ganitong daan, at ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay umikot, na kahit papaano ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Raima at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng slime at lumabas. Gumagawa siya ng barrier para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan, para hindi sila mabasa, at nagsimulang magchant ng ilang spells. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide, at gumawa ng paraan sa ibabaw ng mga ito, na nagliligtas sa kanila sa maraming dagdag na araw ng paglalakbay. Si Jamil ay labis na nalulugod at nagpapasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon na ang lungsod ng Silfall, at ang pamilya ng duke ay nag-alok kay Raima ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya. Ang mga minahan sa lungsod na ito ay naging pader ng kanilang mga dating pag-angat, at si Jamil ay may responsibilidad na ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa unang araw, dinala ng pamilya ni Jamil si Raima sa simbahan, kung saan siya magpapabinyag at ipapakita sa kanya ang kanyang mga estatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang espasyo, kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga Diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli, at nagtanong kung siya ay patay na, kung saan ang mga Diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos, ang mga Diyos ay nais lang na makipag-usap sa kanya. Kaya't hinila nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusunod nila ang bawat isa sa kanyang mga pagsasamantala. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa scavenger at sa cleaner slime ay dahil nilikha sila ni Raima. Sinasabi rin nila sa kanila na may mga pagkakataon na dati, nang dinala nila ang mga tao mula sa Earth pabalik sa mundong ito, at si Elia ay may mga ninuno mula sa kanyang ama at panig ng kanyang ina, na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang batang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop, at nauwi sa pagiging isa sa mga pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Elia ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga Diyos ng isang lalaki na isang tamang otako, at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Marami sana siyang masasamang gawain, ngunit napaka-awkward niyang umalis sa kanyang tahanan at namatay siya sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga Diyos at sabihin sa kanya na kung may anumang oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Tinatanggap siya ng pamilya ng duke nang lumabas siya ng silid, at ang ama ni Jamil ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-pani walang malakas at talentado para sa kanyang edad, na magdadala sa mga mata ng maraming mas mababa sa disenteng mga individual sa kanya, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama, at piliin para sa kanyang sarili.
Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari, at sumali sa isang guild upang mag-rank up at bumuo ng kanyang katayuan. Tinanong siya ni Elio tungkol sa kanyang kakayahan sa Mahika, at ang sikreto sa kanyang paghawak ng Mahika. Ibinunyag niya na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at ang prinsesa ay tumango sa kanyang ulo at ipinahayag na siya ay may magic na kapasidad na 200,000, na ikinagulat ni Raima. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi likas na mataas na kakayahan sa Mahika, kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang Mahika, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang kakayahan sa Mahika. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Raima ay nakakagamit ng Mahika ng napakahusay. Pumunta sila sa isang lalaking nagpapaamo ng hayop na may iba't ibang uri ng mga tagapagsanay, ngunit tumanggi silang tanggapin si Raima, dahil ang tanging hayop na pinaamo niya ay mga slime, na walang gaanong kakayahang lumaban. Sinabihan ni Jamil si Raima na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurer's guild, kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang napaka nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang kakayahan ni Raima, at binigyan siya ng pana at palaso. Sinabihan siyang tamaan ang lahat ng 5 target nang hindi sumasablay ang isang arrow at umatras. Inilabas ni Raima ang kanyang mga arrow at sinimulang ishoot ang mga ito sa napakabilis na galaw. Nagtatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lamang iyon, nagagawa rin niyang maabot ang bullseye sa bawat solong target. Ang susunod na gawain ay pagpapatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na 5 target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na bumaril mula sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimula niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling 4 na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng 4 na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nang matapos siya, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluin at ibinalik sa kanya, bago tumalon para salakayin siya. Ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na huminto at ipaalam sa kanya na ito ay isang pagsubok ng kanyang kaligtasan ng buhay instincts, at siya ang unang isa na nakagawang hindi lamang umiwas sa pag-atake, ngunit sa pag-atake din pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito, at sinabi kay Raima na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank G para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang noseboard para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas. Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slimes. Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan, inimpake niya ang kanyang slime, at pumunta sa bahay. Isang babae na isang catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na nagpapahinala kay Raima sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng babaeng pusa ay si Mia, at ipinaliwanag niya kay Raima na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho at ang napakaraming basura ay dumaloy sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Raima na huwag umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at ipinangako niyang hindi. Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Raima sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya at kinuha ang kanyang slime at pumunta sa katabing mga basurahan, kung saan inilabas niya ang kanyang mga scavenger slime upang harapin ang lahat ng naipon na mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga scavenger slime ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang mga cleaner slime sa susunod, kasama ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding, hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Mia at nagsimulang gamitin ang kanyang slimes upang tanggalin ang lahat ng basura, bago i-disinfect ang lugar at gumamit ng cleaner slimes upang maging malinis ito. Ginagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Mia na nagsimula siyang umiyak muli. Pinirmahan niya ang form sa pagkumpleto ng trabaho, at nagdagdag pa ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik siya sa guild at kinokolekta ang gantimpala. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nilapitan siya ng guildmaster na tinawag siya sa kanyang silid at naupo sila. Pinasalamatan niya siya para sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Mia, at humingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay hindi pa nalilinis sa loob ng mahabang panahon, at walang sinuman ang handang humawak at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Raimo lang ang makahaharap dito kaya pumayag siya.
muli niyang dinadala ang kanyang mga scavenger at cleaner slime sa trabaho, at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa malaking communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito, at agad na kumilos. Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slime ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Mia, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain, ngunit tumagal pa rin ang napakalaking oras upang linisin ang isa sa 30 palikuran. Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pagpupulong kasama ang pamilya ng duke at ang guildmaster, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito, at hindi makagawa ng plano dahil wala silang sapat na lakas ng tao upang linisin ang mga palikuran, lalo na ang isang taong handang pumasok sa banyo na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Raima sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok, dahil mayroon siyang sapat na mga estatistika ng resistance upang gumaling at makabawi ng mabilis. Nag-aatubili ang pamilya ng duke na payagan siya, ngunit nang wala silang makitang paraan, pumayag sila. Kiniling niya sa kanila na magtipon ng ilang mga adventurer at i-post ang mga ito, upang walang sinumang makipagsapalaran malapit sa banyo. Kinabukasan, nasa loob siya ng palikuran, at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang pampagaling na potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho, at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Binabati siya ng lahat sa kanyang dakilang gawain, at umalis sa kanyang bahay. Ang paraan ng pag-alala niya sa kanyang nakaraang buhay sa pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya kahit noon. Ang kanyang ina ay palaging naghihintay sa kanya nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay noong namatay siya, at kung paano siya nalulungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng buong pamilya ni Duke Jamil, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya, naluluha siya at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ng asawa ni Jamil. Nang magising si Raima kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Ilya ng masaganang pagkain, at humingi ng pabor sa kanya. Kiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng mahika na tinanggap ni Raima. At pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat dala ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Elion na lumilikha ng mga bula sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bula ay hindi kasing lakas ng sa kanya, at madaling mawala, samantalang ang kanyang mga bula ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktwal na anyo sa napakatagal na panahon. Tinuturuan din niya ito kung paano mag-cast ng water magic upang lumikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya yun, hiniling niya na turuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon. Siyempre si Camille ay sumang-ayon at nagsimula sa pagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng mga arrow ng apoy. Nakapagtataka, si Raima ay madaling makapaghagis ng mga arrow ng apoy, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive na mahika na alam ni Camille, tulad ng firewall, ice wall, ice arrow, water spiral, at iba pa. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at wala na siyang maituturo sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng mayordomo ng pamilya si Raima kung alam niya ang spatial magic, kung saan siya ay tumugon na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation, at ang paglikha ng mga storage. Hiniling sa kanya ng mayordomo na ipakita ang kanyang kakayahan sa teleportasyon na kayang gawin ni Raima. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magturo sa warp magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Raima sa kanya, at natutunan niya ang warp magic. Sa paglaon, tinuruan din niya si Raima kung paano lumikha ng isang dimensional na imbakan na may oxygen sa loob nito, para madali siyang makapagdala ng mga kalakal, ngunit pwede din sa mga nabubuhay na nilalang. Kailangan ni Raima sa buong araw para malaman ang mahika na iyon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay na niyang nagagawa ang isang dimensional na storage magic, at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan ay naglakbay silang lahat sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Raima kasama si Eliel at ang kanyang kasama ay pumasok sa baras ng minahan upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mga shaft, sila ay napahinto ng isang higanteng cave mantis, na hindi isang napakalakas na halimaw, ngunit maaaring dumami ng medyo mabilis, kaya ang mga higanteng sangkawa ng mga ito ay maaaring maging isang problema. Ang iba ay nagpasya na hayaan si Elia na harapin ang solo cave mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya at gumamit siya ng ice arrow, ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito maatake, nagawa niyang patayin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isa pang ice arrow.
Ginagamit ni Raima ang kanyang mga scavenger slimes upang linisin ang katawan, at sumulong sila. Bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga cave mantis, at sa pagkakataong ito, nagpa siya si Raima na harapin sila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mga mantis, pinatay sila ng sunod-sunod. Inilabas niya ang kanyang slimes at nagsimulang maglinis nang may makita si Elia sa dikalayuan, at tumakbo siya patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Raima bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya ng paglalaro ng mahika. Tuwang-tuwa si Raima sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa baras bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Raima, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nakagulat ito sa duke, at dinala niya si Raima sa isang mangangalakal sa lungsod, kung saan ipinakita ni Raima ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na pumayag ang trader na ibenta ang produkto ni Raima, at tiniyak ni Jamil na ang negosyante ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kinabukasan, tinawag ng Guildmaster ang isang grupo ng mga adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang pag-clear ng isa pang mineshaft na pinamumugar ng mga halimaw. Kinabukasan, siya ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga adventurer, at dinala sa inabandunang mineshaft, kung saan sila ay binati ng Guildmaster. Pinaalis niya ang mga ito at ipinaalam na sa loob ng baras, haharapin nila ang isang bangkos ng mga cave mantis, cave rat, at cave bat. Kung mag-isa sila ay hindi isang problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta upang harapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga halimaw na naninirahan sa lupa ay haharapin ng iba, habang ang mga lumilipad na halimaw ay haharapin ni Raima, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos i-clear ang lugar, iniiwan nila ang baras para sa isang maliit na pahinga. Ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali at talagang ipinaalam sa kanila ng Guildmaster na isang grupo ng mga adventurer ang napalibutan ng humigit kumulang 500 goblins, at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa mga dungeon, ngunit sa pagtataka ng lahat, mali ang pagkalkula nito sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang makisali sa kanila sa labanan, ngunit dahan-dahan ang kanilang mga arrow ay nagsisimulang maubusan, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins. Nagpa siya si Raima na takpan ang bawat adventurer sa loob ng isang soundproof barrier, at gumamit ng mga sound blast. Bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional na imbakan, ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng mga goblins at talunin sila. Bago sila makapagdiwang gayunpaman, ang commander ng mga goblins kasama ang isang grupo ng iba pang mga hobgoblins ay lumabas mula sa kuweba, ngunit si Raima, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi pinahintulutan ang sinuman na mapatay. Sa pagtatapos nito, lahat ay sakop ng mantsa ng goblin ngunit salamat sa mga cleaner slimes na mayroon siya, lahat sila ay nalinas bago tapusin ang quest at umuwi. Sa kanyang pagdating, nakipagkita siya sa pamilya ng duke, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang magukit ng sarili niyang landas mula ngayon, at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat, at wala siyang ginagawa sa kanyang sarili hanggang ngayon. Nakapaglakbay lamang siya sa lungsod na ito dahil ang pamilya ng duke ay magiliw na nag-imbita sa kanya na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabanyagan bago siya dalhin sa Beast Taming Guild, at pagkatapos ay ang Adventurers Guild. Sila rin ang nag-host sa kanya sa kanyang lugar na nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na sinasanay siya sa sining ng offensive magic at spatial magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang mga ngalakal, upang makapagtatag siya ng sarili niyang negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa pamilya ng duke habang wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat. At kung ito ay patuloy na nangyayari, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Tumingin si Jamil sa kanya at sinabing may pahiwatig na siya na balang araw ay masasabi niya yon. Gayunpaman, kapwa nalungkot si Elia at ang kanyang ina sa balitang ito, at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Raima, sinabi na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari, at sinuportahan siya ni Jamil, sinabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal na paglago. Ang duke gayunpaman, naglagay ng ilang mga kondisyon sa lugar. Una sa lahat, bibisitahin mo sila isang beses kada buwan, para malaman nila na maganda ang lagay niya. Bukod pa riyan, patuloy kang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat isang linggo na nagpapaliwanag sa kanyang mga pakikipagsapalaran at anumang mga pangyayari, at sa tuwing pupunta siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanya. Pumayag siya sa kanilang lahat, ngunit lumapit din si Elia sa kanya na may isang huling kahilingan.
Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng malaking bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makita siya muli sa loob ng 6 taon, kapag siya ay gagraduate na. Sumang-ayon siya doon, at sinabihan ang tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam ay hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan. Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin. Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, at bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, ang mga ito ay maganda lamang tingnan sa sandaling puna nila ang kalangitan. Nangako si Raima na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang fenomenon na magkasama silang lahat. Tinanong ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataong magtagumpay. Dahil sa tuwing sasabit ang mga adventurer sa mantsa ng goblin sa kanilang gamit, napipilitan silang iwanan ang gamit at bumili ng bago. Ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera. Pinayuhan siya ng ama ni Jamil na bisitahin muli ang negosyante para sa kanyang ideya, dahil baka matulungan siya nito. Bumisita siya sa mga ngalakal sa tabi ni Elia, at ipinakita sa kanya ang cleaner slime na lubos na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa pag-asang kumita ng pera kasama si Raima, at inalok siyang sumali sa Merchant Guild dahil mayroon itong sariling mga perks. Sumang-ayon si Raima, kaya't dinala niya silang dalawa ni Elia sa isang matandang babae, na labis ding nagulat nang makita ang isang buong bagong lahi ng slime, at binigyan siya ng aplikasyon upang punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Siya ay nagdadalamati sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan ay napakasama, ngunit ang lokasyon ay napakaganda, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon kasama ang mga ngalakal at si Elia, at tila nalulugod sa lokalidad. Dahil ito ay nasa isang napaka-central area, malapit sa Adventurers Guild, at iba pang industrial na lugar. Nagpa siya siyang bilhin ang lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng acid slime para sirain ang lahat ng damo, at scavenger slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang establishment sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Nang natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer, at sinimulan niyang pinturahan ang buong gusali. Sa wakas, nang natapos na ang gusali sa tulong ni Elia, gumawa siya ng damuhan sa harap ng gusali upang mabigyan ito ng kaunting personalidad. Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang pumunta sa simbahan, at dinala sa makalangit na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito isa lamang sa mga Diyos ang available, habang sinabi niya na ang iba pang dalawa ay nagpiknak sa Earth. Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras upang mag-usap, at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin, at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon tulad ng isang bata, at baka matabyo na nila siya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong sa kanya tungkol sa mga detalye, siya ay dinala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Raima ang laundry service ng Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanteng piging, na nag-iimbita sa lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na negosyo isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtatrabaho siya ng husto kasama si Elia, at ang kanyang mga kasambahay upang magluto ng pagkain para sa lahat. At habang ginagawa ito, tinawag siya ng negosyante, na nagdala ng 2 perspective na katulong para sa kanya. Ang tulong pala ay isang pares ng kambal. Mukhang nangangamba sila kay Raima dahil 11 lang ang edad niya, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako, upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa silid sa likod, na puno ng mga cleaner at mga scavenger slime na mabilis na nililinas ang lahat ng dumi at dumi sa damit, bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot at ginagawang malutong ang mga damit na parang pinlansya na sila. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang sangkot sa negosyong ito sa paglalaba dahil kinakain lang ng mga slime ang dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano ang tiwala ng mga taong ito kay Raima. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Raima ang tirahan nila, at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. At sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya, at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Raima dahil hindi pa niya na-i-advertise ng maayos ang kanyang lugar.
Nagpasya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang negosyo sa paglalaba, at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpasyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mineshaft at inalis ang ilang halimaw habang kinukolekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild para kunin ang reward at bumalik sa Bamboo Forest. Tumingin siya sa isang sulok at laking gulat niya nang makitang ang kanyang establishment ay puno ng mga tao. Hindi siya makapasok dahil sa pagmamadali at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang labada sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niyang walang oras na magpahinga ang kambal sa buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon. At kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchant's Guild, at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang sumunod na araw sa Bamboo Forest ay mas mahusay kaysa sa una. Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho. Ngunit nang makita nila si Raima, nagulat sila. Napagtanto ni Raima na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng 11 taong gulang na bata, gaano man siya ka-successful. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga kandidato na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga slime na tretuhin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagdesisyon na ayaw na nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila. Sa sandaling sinabi niya yon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang batang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang Fee at Lee, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa, na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isa sa mga binti na ito ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Raimon na hindi ito dapat maging problema. Gayunpaman, napansin niya na pareho silang may dalang mga nakatagong armas, at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito, at agad na nagtatanggol. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating assassin na inupahan ng kalapit na bansa. Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon. At ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay ng pagiging assassin. Humihingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan, at sinabi sa kanila na aalis sila. Ngunit sinabi ni Raima sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan, at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanila na siyempre payag silang magtrabaho. Tinanong sila ni Raima tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay kahit anong pwede na matirahan, iyon lang. Sumagot si Raima na magkakaroon sila ng sariling dormitoryo at malaking sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya ang mga ito bilang mga gwardya para sa establishment, dahil sa kanilang background sa militar. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Dinala niya ang mga ito sa Bamboo Forest na gaya ng dati, punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa kambal, sina Carla at Callum, at nagsimula na silang magtrabaho. Pagkatapos ng maghapong trabaho, dinala niya si Fee at Lee sa likod na silid at humiga, bago inilabas ang kanyang hilang slimes. Si Fee at si Lee ay hindi pa nakakita ng ganoong slime, kaya nagtanong sila tungkol dito. Nagpasya si Raima na bigyan sila ng isang demonstrasyon, at hinahayaan ang isa sa mga hilang slime na pagalingin ang binti ni Fee sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at ang parehong sina Fee at Lee ay nagsimulang maluha, na nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang manggagamot ay humihingi ng kayamanan upang pagalingin ang kanyang binti. Kinabukasan, muli, ang Bamboo Forest ay dinagsa ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya bumalik sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at isang tagapagluto. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at lumabas na tatlong babae mula sa parehong nayon na nagngangalang Fina, Maria, at Jane. Natanggap rin ang isang babae na nagngangalang Selma na tagapagluto, na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya. At sa kahangahangang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Raima. Kinabukasan, binisita niya ang negosyante, na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela dahil paparating na ang panahon para sa pangangaso ng palaka at gusto ng mga tao ang mga damit na hindi tinatabla ng tubig.
Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa baras ng abandonadong minahan para gawin ang tela, at sinamahan pa siya ni Elia, na gustong magsanay ng kanyang violin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na nakikita sa panahon ng pag-aanak ay maaari lamang mapaamo ng mga tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Elia at sa kanyang buong pamilya. Ang Bamboo Forest ay tumatakbo ng walang sagabal, salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Raymond ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang baras ng minahan upang gawin ang tela. Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili sa labanan. Pagbalik niya sa Bamboo Forest, tumawag si Callum at ipinaalam sa kanya na naging triple na ang kanilang kinita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Raymond na hindi pa nga niya sila nabibigyan ng kahit anong rest days o paid holidays. Siya ay mabilis na nag-aayos ng isang grupo ng mga paid holidays para sa mga kawani, na maaaring gawin nila sa isang cycle. Nakagulat ito sa mga kawani dahil sa mundong ito ay walang konsepto ng mga paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa tungkol sa pag-unlad na ito, at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan, mayroong isang grupo na nakakita ng isang bihirang lahi ng slime at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild, tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Raima ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katutuhanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Raima mula sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa minahan, at pinaamo ang bihirang slime, na lumalabas na isang blood slime na sumisiksik ng dugo mula sa mga organismo. Pinuntahan niyang muli si Elio, na nagsabi sa kanya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng mahika mula sa kanyang pamilya. Sumama si Raima sa pamilya ng duke at may napakakagiliw-giliw na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Jamil ay isang mahusay na tamer, at napaamo ang higit sa isang daang napakadelikadong lobo na uri ng hayop, at ang ama ni Jamil ay mas kahanga-hanga, dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 tamed dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas sa araw ng pagsiklab ay dumating, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Raima ang pamilya ng duke sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad sa paligid, at nangangaso para sa mga palakaw sa loob ng lawa. Ang isang grupo ng iba pang mga adventurer ay sinusubukan ding hulihin ang mga palakaw dahil maaari kang gumawa ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang plauta, sinusubukang paamuin ang isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng isang kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang awit na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada, sinusubukang supalan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mahika ng hangin. Nagsimula siyang tumakbo ng diretsyo patungo sa pamilya ng duke at naglalakbay sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Nakamil at Raima ang kanilang dirt wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may isang napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon, na tila nakakaapekto sa bawat tao. Ngunit salamat, si Raima ay mukhang ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga istatistika. Hinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon at ginamit ang kanyang magic sa katahimikan dito, na dahilan upang tumakas ang kawon. Mabilis na tinulungan ng iba ang iba pang mga adventurer sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat, at ipinaliwanag ng tatay ni Jamil kay Raima na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limber bird, na napakabihirang. Si Raima at ang iba ay naghihintay malapit sa pond para sa pagbalik ng mga ibon, ngunit malapit na ang oras ng paglubog ng araw. Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, muling lumitaw ang kawan, at umupo sa loob ng tubig. Tumahimik ang lahat habang inilabas ni Elia ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. At pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtataka ng lahat, ang mga ibon ay nagsimulang sumabay sa kanyang musika, at nagsimulang kumanta sa tabi. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, siyam na iba't ibang limber bird ang nakapalibot sa kanya, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpa siya si Raima na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito at nagsimulang tumugtog ng parehong magandang melody. At ang nakakagulat, ang marinig ang kanyang melody, isang espesyal na nightmare limber bird na gumawa ng ingay na iyon ay lumapit at umupo. Sa oras na matapos ang isang kanta, pinalibutan pa niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang Nightmare Bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Ilya na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya, at tila kilala bilang isang Phantom Limber Bird. Ito ang katapat ng Nightmare na ibon ni Raima, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng Dark Magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng Light Magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta sina Raima at Elia sa isang silid upang mag-usap.
Pupunta si Elios sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at 3 taon pa ulit bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo, at makikita siya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may isang mahiwagang ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina sa kanyang 10th kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm. Bilang kapalit, binigay sa kanya ng hindi handa na si Raima ang 2 sa kanyang mga slime dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari. Ito ay talagang nagpasaya kay Elia, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kani-kanilang landas na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng 1 taon. Isang araw, bumalik siya mula sa minahan, at gaya ng dati, punong-puno ng customer ang buong shop niya, at mukhang maayos naman ang operasyon ng mga staff. Siya ay sumasang-ayon sa bawat isa sa kanila bilang tanda ng kagandahang loob, at nang natapos na ang peak hours, si Carla, isa sa mga assistant manager, ay humingi ng personal na pagpupulong sa kanya, na siya ay sumang-ayon. Pareho silang pumasok sa isang silid at nagsimula si Carla sa pagsasabi na sa palagay niya ay dapat ay huling pumasok si Raimo sa shop araw-araw. Nabigla siya sa pahayag na ito, at tumugo na ang tindahan ay pinakamasikip sa umaga. At sinabi sa kanya ni Carla na sa tuwing darating siya sa umaga at masikip ang tindahan, halos gawin niya ang lahat ng mag-isa, at ang iba pang mga empleyado na natanggap sa trabaho ay walang matutunan o makakuha ng maraming karanasan. Nauunawaan niya ang kanyang pananaw at sumasang-ayon na darating siya ng huli araw-araw. Pagkatapos ng paksang iyon, nagsimula siyang magsimula ng isa pang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kanilang tindahan, ngunit bigla silang naantala ng isang grupo ng mga tao na nag-uusap at nagtatawanan mula sa harapan ng tindahan. Parehong nagmamadali sina Carla at Raimo sa front desk at nalaman na nakahuli sila ng 2 nanggugulo na lalaki. Dumating siya sa mga minahan dala ang kanyang sticky slime, at pumasok ng malalim sa baras ng minahan upang mag-eksperimento sa kanila. Kumuha siya ng isang kahon na gawa sa kahoy at hiniling sa sticky slimes na ilabas ang kanilang solusyon sa loob ng kahon, at pagkatapos ay kinukuha niya ang lahat ng kahalumigmigan mula dito na lumilikha ng isang tumigas na bagay. Gumagamit siya ng parehong pamamaraan ng maraming beses bago ito pinagkadalubhasaan, at sa wakas ay lumikha ng isang glass panel. Binuhat niya ito at ginamit ang kanyang malakas na suntok para subukan ang tibay nito. Kahit na ang kanyang mahika ay pinalakas, ang mga suntok ay walang magawa sa glass panel. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga sticky slime na gumawa ng maraming glass panel hanggat maaari. At pagkatapos ng 1 araw ng pagsusumikap, nakagawa siya ng 1 bangkos ng mga panel at iniimpake ang mga ito upang maibalik ang mga ito sa kanyang tindahan. Gayunpaman, habang nag-iimpake, lumitaw ang 1 sticky slime na kakaiba sa iba. Sinuri niya ang mga estatistika at nalaman na ito ay medicinal slime. Tuwang-tuwa siya sa pagtuklas na ito, at iniisip kung ano ang maaaring sanhi ng paglikha ng slime na ito. At biglang naalala na kahapon ay hindi sinasadyang natapon niya ang 1 antidote sa sahig, at pagbalik niya, wala na ang lahat. Pinaghihinalaan niya na baka ang sticky slime ang uminom nito at naging 1 medicinal slime. Siya ay bumalik sa kanyang bahay at naglalabas ng 1 higit pang panlunas sa harap ng mga sticky slimes, at gaya ng pinaghihinalaang, ininom nila ang lahat ng ito at naging mga panggamot na slime. Sa tulong nila, lumikha siya ng 1 grupo ng iba't ibang mga concoction, at nagulat siya ng mapagtanto na hindi lamang sila makakagawa ng mga antidotes at iba pang gamot, ngunit maaari rin silang gumawa ng 1 grupo ng mga lason. Kinabukasan, nagpa siya siyang bumisita sa simbahan at makipag-usap muna sa mga Diyos, dahil matagal na niyang hindi nakakausap ang mga ito. Pumasok siya sa loob ng simbahan at nagsimulang magdasal, sigurado na pagkatapos ng pagkaantala, ipinatawag siya sa 1 ethereal na lugar kung saan may nakita siyang kakaibang lalaki na nakatingin sa kanya. Mabilis niyang naunawaan na kung ang lalaking ito ay naruroon, tiyak na isa siyang Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos ng craft at craftsmanship. Ayon sa kanya, matagal na niyang inoobserbahan si Raima at naniniwala siyang may espesyal siyang talento sa crafts. Pinasalamatan siya ni Raima at tinanong kung nasaan ang ibang mga Diyos, ngunit sumagot siya na lahat sila ay nasa iba't ibang mundo. Gusto niyang makipag-usap pa sa Diyos, ngunit ipinaalam niya kay Raima na tapos na ang kanilang oras, at bumalik siya sa sarili niyang mundo. Nagpasalamat siya sa madre at bumalik sa kanyang tindahan. Binabati niya ang lahat at tinanong si Carla kung naging maayos ang lahat, at muling pinatunayan niya na nangyari ito, at natutunan ng mga bagong empleyado ang maraming mahahalagang kasanayan. Hindi niya agad sinabi sa kanila na iniisip niya ang tungkol sa seguridad at ipinakita sa kanila ang mga glass panel na ginawa niya. Naging interesado sila at tinanong siya kung maaari niyang suriin ang tibay nito, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang panel para sa kanya at ibinigay ito sa kanyang ama, na mahigpit na humawak nito para sa kanya. Pumwesto siya at nagsimulang mag-unload ng suntok dito, ngunit nakakagulat, wala itong epekto sa glass panel. Siya ay nagdagdag ng magic at muling sumuntok, ngunit sila ay wala pa ring epekto sa glass panel.
Sinabi niya sa kanila na ilalagay niya ang mga panel na ito sa buong shop upang protektahan ang mga ito mula sa mga nanghihimasok. Ibinahagi ni Carla ang isang napakahalagang punto na sinasabi sa kanya na ang mga panel na ito ay pipigilan din ang mga tauhan na makatakas sakaling magkaroon ng emergency. At sumasang-ayon siya, nagpa siya na ilagay lamang ang mga panel na ito sa ilang mga bintana, at nag-iiwan ng ilang mga bintana na may normal na salamin. Si Carla ay muling humingi ng isang salita ng pribado kay Raima, at hiniling sa kanya na pag-isipan ng tungkol sa pagpapalawak ng kanyang negosyo at pagsasanga nito sa ibang mga bayan. Ngunit tila hindi siya komportable sa paksa, at sinabi sa kanya na pag-iisipan niya ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa merchant at sinabi sa kanya na gusto niyang bumili ng isang grupo ng mga glass vial ng maramihan. Dahil gusto niyang gamitin ang mga ito para magtago ng gamot sa mga ito, na maaaring ibenta niya mamaya. Ini-redirect siya ng merchant sa guild kung saan muli niyang nakita ang matandang babae, na nagsabi sa kanya na makukuha niya ang mga vial na gusto niya at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang negosyo. Sumagot si Raima na maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Nagtatapos din siya sa pagmumungkahi sa kanya na dapat siyang mag-branch out sa ibang mga bayan sa lalong madaling panahon. At kung gusto niyang humiram ng pera, handa siyang mamuhunan. Siya muli ay nagiging hindi komportable at ang paksang ito ay isinantabi, at humihingi ng ilang oras upang isipin ang tungkol dito. Kinabukasan, nag-organisa si Raima ng isang espesyal na pagsasanay sa pag-iwas sa krimen, kung saan siya ay kumikilos bilang isang nanghihimasok at nagtuturo sa mga batang babae kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Sa parehong araw, isang ginoo mula sa Beast Taming Guild na nagngangalang Hitler ang dumating sa kanyang establisimiento, at namangha nang makita ang mga nagagawa at kakayahan ng kanyang mga kaibigang slime. Siya ay nagtanong tungkol sa mga ito ng mahaba, at sinabi kay Raima na mayroon siyang buong suporta ng guild, dahil iniisip niya na ang mga slime ay kasing halaga ng ibang mga hayop. Kinabukasan, habang nasa likod si Raima, narinig niya ang kaguluhan sa harap ng tindahan at kung kailan siya dapat mag-inspection. Nakikita niya na ang isang mukhang magaspang na lalaki ay gumagawa ng isang malaking eksena sa pamamagitan ng pagbibintang sa tindahan ng kakilakilabot na serbisyo at pagsira sa kanyang mga damit sa pamamagitan ng pagpunit sa mga ito. Siya ay nagsimulang maging napakamaingay at pananakot sa receptionist, kaya't si Raima ay nakialam. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa kanyang mga problema ng magalang, ngunit ang lalaki ay walang pakundangan na sinabihan siya na umalis dahil ayaw niyang makipag-usap sa isang bata. Ipinaalam sa kanya ni Raima na siya ang manager ng establishmentong ito, at kung mayroon man siyang problema, kailangan lang niyang makipag-usap sa kanya. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang lalaki, sinabi sa kanya na ang kanyang mga damit ay nasira lahat dahil sa kanyang serbisyo sa paglalaba, at itinapon ang punit na tela sa kanyang mukha. Pinagmasdang mabuti ni Raima ang tela at napagtanto niyang hiniwa ito ng kutsilyo at pagkatapos ay pinunit ng mga kamay. Sinabi sa kanya ni Raima na hindi ito ang kasalanan ng kanyang serbisyo sa paglalaba, at ang ebidensya ay malinaw na sinadya. Upang patunayan ang kanyang punto, inilalabas niya ang kanyang mga cleaner slime at ipinapakita sa mga customer kung paano nililinas ng mga slime ang mga damit. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga slime ay walang anumang uri ng ngipin o matutulis na bagay sa kanilang mga bibig na maaaring makapinsala sa tela, kaya ang pinsala ay tiyak na sinadya. Nagalit ang lalaki dito at sinubukang suntukin si Raima, ngunit si Raima ay isang dalubhasang manlalaban at madaling umiwas sa suntok bago siya pabagsakin. Itinali nila siya at tinawag ang mga awtoridad na nag-alis sa lalaki. Ipinahayag ni Carla ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga paninirang puri dahil ito ang pangalawang pagkakataon na may nagtangkang sirain ang kanyang reputasyon. Ang pinakamisteryoso ay wala man lang silang kakumpetensya, kaya bakit may gustong sirain ang kanilang reputasyon? Ang lahat ng mga insidenteng ito ay nagpa-paranoid sa kanya, kaya nagpa siya siyang pumunta sa mineshafts upang subukan at lumikha ng sandata para sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang gamitin ang metal slime at sumubok ng iba't ibang diskarte, ngunit tila hindi siya makaisip ng paraan upang makagawa ng espada. Sa huli, nagpa siya siyang gumamit na lang ng magic spear na nakuha niya matapos talunin ang isang troll sa kagubatan. Bumalik siya sa gabi at natulog pagkatapos kumain ng hapunan. Kinabukasan, pagdating niya sa Bamboo Forest, sinalubong siya ni Carla, na ipinaalam sa kanya na siya ay gumagawa ng ilang mga pagsisiyasat sa kanyang sarili, at nalaman niyang inaatake ang kanilang establishmento, dahil sila ay nakipag-ugnay sa kanilang sarili kasama si Mr. Taylor. Ayon sa kanya, maraming tao sa Tamer Guild ang hindi masaya dahil tinatrotto ni Taylor ang slimes tulad ng ibang hayop. At ngayon, sinusubukan nilang sirain ang kanyang pangalan at sino mang nauugnay sa kanya. Sa gabi, tatlong mananaliksik ang pumupunta sa establisimiento upang makilala si Raima. Lahat sila ay gumugugol ng maraming oras sa mga slime at labis na nagulat sa dami ng iba't ibang uri ng slimes na mayroon siya. Hinihiling nila sa kanya na sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga slime, dahil sinusubukan nilang i-evolve ang kanilang mga slime, ngunit wala silang ginagawa. Tinanong sila ni Raima tungkol sa pagkain na ibinibigay nila sa mga slime, at sumagot sila na nagbibigay sila ng anumang pagkain na available sa kanila, ibinibigay nila ito sa mga slime.
Sinabi sa kanila ni Raimo na nagkakamali sila at pagkatapos ay ipinakita na ang bawat slime ay nagbabago ayon sa mga bagay na kinakain nito, at kung bibigyan lang nila siya ng random na mga scrap ng pagkain, hindi na sila mag-evolve. Nakasurpresa ito sa bawat isa sa kanila, at ang kanilang mga mata ay nagsimulang magningning dahil sa Plononibik. Nakikiusap sila kay Raimo na kunin sila bilang kanyang mga empleyado at turuan siya ng higit pa tungkol sa mga slime, at pumayag siya. Pagkatapos ng araw, nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang tahanan, ngunit habang nasa daan, naramdaman niyang sinusundan siya ng hindi bababa sa 3 tao. Mabilis siyang nagsimulang tumakbo sa mga tulisan sa isang eskinita. Ngunit sa kanyang pagtataka, siya ay inatake ng isa sa mga salarin. Sa kabutihang palad, madali niyang naiwasan ang pag-atake at nag-teleport sa tuktok ng isang gusali. Ipinatawag niya ang kanyang mga Limberbird at mabilis na inutusan ang mga ito na magsagawa ng reconnaissance upang maunawaan niya kung nasaan ang kanyang mga kaaway. Nahanap ni Raima ang 3 salarin at ibinato sa kanila ang mga karayom na may lason ng isang pampamanhid. Lahat sila ay mahimbing na natutulog bukod sa kanilang pinuno na sumubok ng isang huling pagtatangka sa pamamagitan ng pag-atake kay Raima gamit ang kanyang lawin. Ngunit ang Limberbirds ni Raima ay humaharap rin sa lawin. Itinali niya ang mga ito at ibinigay sa mga pulis para harapin. Kinabukasan, pumunta siya upang makipagkita sa mga guildmaster, at pinayuhan siya ng mga ito na maglay low saglit, dahil may gustong manakit sa kanya at paulit-ulit siyang sinusundan ng mga tulisan. Gayunpaman, si Raima ay may iba pang mga plano at nagpa siya na harapin ang lahat sa kanyang sariling paraan. Mula sa susunod na araw, sinimulan niya ang pangangaso sa mga tulisan sa gabi, binubugbog ang mga ito, at ibigay sa pulisya. Ang ilang mga goons ay labis na nasaktan kaya't kailangan niyang pagalingin ang mga ito bago sila ipakulong. Pagkatapos, ang balita na si Raima ay isang mabisyo na tao, na tumatalo ng kalokohan kung susubukan mo ang anumang bagay sa kanya, ay kumalat na parang napakalaking apoy, at nagsimulang mag-alinlangan ang mga nagbabalak. Upang protektahan ang establishmento, kumuha din siya ng isang bodyguard na nagngangalang Mr. Dulce, at nagsanay kasama ang 3 iba pang mga batang babae sa reception upang turuan sila kung paano sila dapat humarap sa isang umaatake sa establishment. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Carla, na nagpakita sa kanya ng balanse ng kanilang lumalaking benta, na sa wakas ay nakumbinsi siya na magbukas ng isa pang branch. Pumunta siya upang makita ang matandang merchant lady na nagbibigay sa kanya ng magagandang rekomendasyon ng mga lugar na maaari niyang puntahan, at pinili niya ang isa sa mga bagong bayan bilang lokasyon para sa kanyang pangalawang branch. Kinabukasan, huling tumingin siya sa kanyang establishmento at nagpapasalamat sa bawat isa sa kanyang mga empleyado sa pagiging bahagi nito, bago umalis para sa isang bagong pakikipagsapalaran sa isang bagong lungsod. Naglalakbay siya ng ilang araw na buti na lang at wala ng anumang insidente, at sa wakas ay nakarating sa bayan ng Linef. Ang bayang ito ay tila mas maliit kaysa sa pinanggalingan niya, ngunit mas mataong kalakalan. Ang pinakamalaking kumpanya sa Linef ay itinatag sa gitna ng bayan, nagbibenta ng maraming produkto at serbisyo sa isang lugar lamang. Pumunta siya malapit sa tindahan upang subukan at tanungin ang mga ngalakal na nagngangalang Piro, na sinabi sa kanya ng matandang merchant lady na hanapin siya dahil siya ang may-ari ng malaking kumpanyang ito. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isang beast na batang babae na may dilaw na buhok na nagtanong sa kanya kung maaari ba itong makatulong. Sinabi niya sa kanya na naghahanap siya ng isang lalaki na nagngangalang Piro, na ikinagulat ng babae, at sinagot niya na si Piro ang kanyang ama. Sa mismong sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa kanila mula sa likuran, at ipinakilala siya ng batang babae bilang si Piro, ang may-ari ng korporasyon na ito, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Miyabi, ang kanyang anak. Nagpakilala si Raima at mabilis na napagtanto ni Piro kung sino si Raima. Sinabi niya kay Miyabi ang tungkol sa mga nagawa ni Raima at kung paano niya bubuksan ang pangalawang branch ng kanyang negosyo dito, na lubos na ikinagulat ni Miyabi, dahil alam niyang mukhang mas bata pa sa kanya si Raima. Pagkatapos ay dinala ni Piro si Raima sa paglalakad at ipinaliwanag sa kanya kung paano gumagana ang bayan. Sinabi rin niya sa kanya na naayos na niya ang lahat ng nakakaabala na papeles, at ang kailangan lang gawin ni Raima ay pumirma sa ilang mga dokumento. Dinala niya si Raima sa isang kuta, at sinabi sa kanya na ang kuta na ito ay ang punong tanggapan ng lahat ng mga guild na naroroon dito. Nagpagulat ito kay Raima dahil hindi pa niya nakita ang lahat ng guild na nagtatrabaho sa ilalim ng parehong gusali, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Piro na sa Linef, bawat guild ay gumagana para sa kolektibong benepisyo ng lungsod. At lahat sila ay konektado sa pamamagitan ng kalakalan. Nakukuha ng Adventurers Guild ang mga hilaw na materyales, ginagawa ng Craftsman's Guild ang mga ito sa goods, ang Merchant's Guild ay naghahanap ng mga mamimili, at ang Transport Guild ang nagdadala ng lahat ng item sa likod ng dragon. Humanga si Raima na makita ang gayong pagkakasundo sa pagitan ng mga guild at hindi makapaghintay na matuklasan ang higit pa tungkol sa lungsod na ito. Muli siyang dinala ni Piro sa gitna ng bayan at ipinakita sa kanya ang isang gusali na binili niya para kay Raima para sa kanyang establishment.
Ang gusali ay mukhang mahusay para sa mga serbisyo sa paglalaba at si Raima ay tila nagustuhan ito ng husto pagkatapos ng paglilibot. Ipinaliwanag din ni Piero na nasa kabilang kalsada ang tindahan mula sa kanyang korporasyon, kaya maraming customer din ang makukuha ni Raima sa ganoong paraan. At kung may kailangan man siya, ang kailangan lang niyang gawin ay magtanong. Pinasalamatan siya ni Raima at nangakong babayaran niya ang kabaitan, at pumunta siya sa bahay ni Piero ng araw na iyon upang kumain ng hapunan kasama niya. Sa panahon ng hapunan, ibinunyag ni Raima na gusto rin niyang sumali sa Adventurers Guild sa bayang ito, at ito ay ikinagulat ni Namiyabi at Piero. Ipinaliwanag ni Raima na siya ay isang part-time na adventurer din at umakyat sa E-rank sa nakalipas na ilang buwan. Mukhang nag-aalala si Miyabi at ipinaliwanag niya kay Raima na kamakailan lamang, isang napakalakas na halimaw ang gumagala sa labas ng lungsod, na nagpapahirap sa mga adventurer na may mababang ranggo na lumabas at kumpletuhin ang mga pakikipagsapalaran. Sinabi ni Raima na susubukan pa rin niya ang kanyang swerte sa Adventurers Guild, at sana ay swertihin siya, sabi ni Piero. Kinabukasan, pumunta siya sa Adventurers Guild, at pagkatapos magparehistro bilang adventurer, nakahanap siya ng E-rank quest tungkol sa pagkolekta ng ilang halamang gamot mula sa kalapit na kagubatan. Pumunta siya sa kagubatan, at sa tulong ng kanyang mga slimes, nakakakolekta siya ng higit sa sapat na mga halamang gamot. Tatalikod na sana siya para bumalik sa lungsod nang makarinig siya ng kaguluhan sa likuran niya. Tumingon siya at nakita ang dalawang adventurer na tumatakbo palayo sa higanting halimaw na pinangalan ng Smash Boar. Nadaanan ng dalawang adventurer si Raima, sumisigaw sa kanya na tumakas din, ngunit tumayo si Raima, handang ibagsak ang baboy ramo. Inilabas niya ang kanyang pana at mga palaso at sinubukang ibaril ang mga ito sa baboy ramo. Ngunit ang balat ng hayop ay masyadong makapal, at ang kanyang mga palaso ay hindi makapasok dito. Napagtanto ni Raima na kailangan niyang talunin ang baboy ramo gamit ang kanyang mga kamay at naghanda para gawin ito. Sinusugod siya ng baboy ramo, ngunit mabilis na naiwasan ni Raima ang kanyang pagsugod at sinipa siya pabalik. Ang baboy ramo gayunpaman, ay hindi naapektuhan ito, at sumusugod muli kay Raima. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit si Raima ng isang magic reinforced na suntok, na inihatid diretso sa mukha, na agad na pumatay sa baboy ramo, na nagligtas sa dalawa pang adventurer. Laking gulat ng mga adventurer nang makita ang isang bata na ito na nagbabagsak ng baboy ramo. Nagpasalamat sila sa kanya at sinabi sa kanya na ang isa sa kanilang mga kaibigan ay nasugatan. Nang marinig ito, sinabihan sila ni Raima na dalhin ang kanilang kaibigan sa kanya, at nagdala sila ng isang nasugatan na batang babae. Mabilis na tiningnan ni Raima ang kanyang mga sugat at napagtanto na isang bangkos ng kanyang mga buto ang nabali. Ginagamit niya ang kanyang healing magic kasama ng kanyang healing slime para pagalingin ang babae, at bumalik ito sa kamalayan. Inilabas din ni Raima ang kanyang blood slime na pumapasok sa loob ng baboy ramo at mabilis na inaalis ang lahat ng dugo upang mailigtas ang karne at ang katangi-tanging lasa at pagkakayari nito. Pagkatapos ay humiling siya sa tatlong adventurer na samahan siya sa Adventurers Guild, dahil hindi pinapayagan para sa isang lower rank adventurer na pumatay ng mas mataas na ranggo na monster. Ngunit sa pagkakataong ito, ito ay dahil sa pangangailangan, at kakailanganin nila silang magpatutuo mula sa kanyang panig. Mabilis na sumang-ayon ang mga adventurer, at lahat sila ay pumunta sa guild ng mga adventurer. Laking gulat ni Piero nang makita ang baboy ramo at pumasok din si Miyabi, na galit kay Raima sa paggawa ng ganoong mapanganib na bagay. Sa sandaling iyon, dumating ang isang opisyal mula sa Adventurers Guild at tinanong si Raima tungkol sa dahilan kung bakit niya hinarap ang baboy ramo, na walang label na gawin ito. Sa kabutihang palad, ang tatlong adventurer ay tumstigo mula sa kanyang panig, at ang bagay ay inalis bilang isang kaso ng pagtatanggol sa sarili. Nagpasalamat siya sa mga adventurer at pumunta sila sa sarili nilang gawain bago sabihin ni Piero kay Raima na hihilingin niya sa kanyang mga chef na katayin ang baboy ramo, para hindi masira ang karne. Nang kinatay ng chef ang baboy ramo, nagulat sila nang makitang ang dugo ay naubos na, at ipinaliwanag ni Raima na ang kanyang blood slime ay maaring kunin ang bawat patak ng dugo mula sa anumang bagay, na nakakuha ng atensyon ni Piero, at sinimulan niyang sabihin kay Raima na ibenta sa kanya ang slime dahil gusto rin niyang gawin sa kanyang karne ang ganoon, at tataas ng 2 beses ang presyo ng produkto. Gayunpaman, tumanggi si Raima, sinabi sa kanya na mayroon lamang siyang isa, at kung makakuha siya ng higit pa, ibibigay niya ang isa kay Piero. Nang gabing iyon, nagluluto siya ng baboy ramo sa lugar ni Piero at gumagawa ng luto na dati niyang ginagawa sa Earth. Ito ay naging isang napakalaking tagumpay, at sa sumunod na araw, nagbukas si Piero ng isang restaurant para ibenta ang mismong luto na iyon. Naghahanda na si Raimo na sa wakas ay buksan ang kanyang establishmento para sa negosyo, at tulad ng inaasahan, dumating si Carla sa Linif, at dinala niya ang 3 mananaliksik at isang grupo ng mga bagong empleyado para sa kanya. Pinasalamatan siya ni Raima, at sa wakas sa susunod na araw, ang kanilang establishmento ay nagbukas para sa negosyo, at ang balita ay naging napakabilis. Maraming mga tao ang nagsisimulang pumunta sa kanyang laundry shop, ngunit sa kabutihang palad,
Sa pagkakataong ito ay alam na niya kung paano magpatakbo ng isang negosyo at lahat ay nagiging maayos. Nang matapos ang araw, naniniwala siya na tapos na ang kanyang trabaho dito, at iniwan niya ang command kay Carla, na sinasabi sa kanya na babalik siya sa kanyang bayan. Sinabihan siya ni Carla na huwag mag-alala, at kinabukasan, umalis siya sa bayan. Bumalik siya at agad na pumunta upang salubungin ang merchant mula sa guild, na nagpapaliwanag sa kanya tungkol sa pagbubukas ng market para sa mga magic item, na lubos na kinaiinteresan ni Raima. Kinabukasan, bumalik siya sa Bamboo Forest at ipinaalam sa kanya ni Callum na ang isa sa kanyang cleaner slime ay nauwi sa pagkain ng uling, at ngayon ay hindi na ito naglilinis ng mga damit ng maayos. Tila labis na nalungkot si Callum sa pangyayaring ito, iniisip na sinira niya ang kanyang slime. Ngunit pinasalamatan siya ni Raima, at ipinaalam sa kanya na malapit nang mag-evolve ang slime, at kapag nag-evolve sila, kadalasan, nawawala ang kanilang mga properties at binabago pa ang kanilang mga gawi sa pagkain. Mukhang medyo gamaan ang loob ni Callum dito, at nagpapasalamat siya kay Raima sa pagpapatawad sa kanya. Sinabi sa kanya ni Raima na kailangan niyang kumilos bilang isang manager sa isang yugto ng panahon ngayon, dahil si Raima ay magtutuon ng pansin sa pagkumpleto ng mga quest, dahil gusto niyang itaas ang kanyang ranggo at bumalik sa kagubatan kung saan siya nakatira noon. Nagulat si Callum nang malaman na nakatira si Raima noon sa forest na iyon, dahil ito ay nababalitang isa sa mga pinakadelikadong lugar na umiiral. Umalis si Raima at dumating sa guild ng adventurer, kung saan nakipagpulong siya sa mga receptionist, na dinala siya sa isang silid upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag ni Raima na gusto niyang itaas ang kanyang ranggo sa lalong madaling panahon sa C-rank, at gusto rin niyang harapin ang ilang partikular na halimaw. Mabilis na ipinaalam sa kanya ng receptionist na maraming halimaw na inilista niya ang hindi niya makukuha, dahil masyadong mababa ang kanyang ranggo. At sumasang-ayon siya, sinabi na haharapin niya ang mga ito habang patuloy siyang tumataas sa ranggo. Sa ngayon, hinihiling niya na bigyan siya ng quest, na makakakuha siya ng pinakamaraming karanasan sa pinakamaikling yugto ng panahon. At isa sa mga receptionist, mabilis na pumunta upang kunin ang isa sa mga quest, at iniharap ito kay Raima. Ipinaliwanag niya na kailangan mong ihatid ang package sa lalong madaling panahon sa isang kalapit na bayan. Tinanggap ni Raima ang alok dahil gusto na niyang pumunta sa partikular na bayan na iyon, dahil sinabi sa kanya ng merchant sa guild ang tungkol sa magic item market doon. Dumating siya sa bagong bayan sa talaan ng oras, at nahanap ang tindahan kung saan kailangan niyang ihatid ang package. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod ng tindahan, at binati siya. Tuwang-tuwa ang matanda nang malaman na pumunta rito si Raima para ihatid ang kanyang package, at walang tigil ang pasasalamat sa kanya. Mabilis siyang pumunta at kumuha ng tsaa para kay Raima. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok sa silid si Serge, ang mangangalakal. Nagulat siya nang makita si Raima, at nabigla rin ang matanda nang malaman niyang kilala ni Serge si Raima. Ipinakilala ni Serge si Raima bilang isa sa pinakamahusay na negosyante sa buong bansa, sinabi sa matanda ang tungkol sa kanyang mga nagawa. Tila namangha ang matanda at nagpakilalang The Gnome. Sinabi ni Serge kay Raima na si The Gnome ay isang matalinong inventor, at palagi siyang gumagawa sa pag-imbento ng mga bagong gadget at item. Pagkatapos mag-usap ng kaunti, dinala ni The Gnome sina Serge at Raima sa kanyang workshop, kung saan ipinakita niya sa kanila ang kanyang bagong proyekto, na isang sorpresa ay isang modernong kotse. Labis na nalilito si Serge matapos tingnan ang kotse dahil hindi niya alam kung ano ang magagawa nito, ngunit sinabi sa kanya ni The Gnome na kapag natapos na ito, hindi na ito kailangang umasa sa mga kabayo para dalhin sila mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Napansin ni Serge na may karwahe sa likod ng pagawaan, at tinanong niya ito. Sumagot si The Gnome na aayusin niya ito para sa isang tao. Laking gulat ni Serge dahil si The Gnome ay hindi kumukuha ng anumang uri ng pagkukumpuni, gaano man kalaki ang bayad. Sumagot si The Gnome sa pagsasabing 4 na taong gulang na ang kanyang apo, at tila isang henyo. Kumuha siya ng isang maliit na mekanismo, at ipinakita ito kay Raima at Serge. Ipinaalam sa kanya ni The Gnome na ginawa ito ng kanyang apo sa kanyang sarili, at maging si Raima ay humanga dito. Ito ay isang sistema ng gear na maaaring gumana sa magic bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Sinabi ni The Gnome sa kanila na gusto niyang pumunta ang kanyang apo sa Royal Academy. Pero masyadong mataas ang tuition fee, kaya kumukuha siya ng kahit anong trabaho para mabayaran ang tuition ng apo. Pagkalabas ng shop, tinanong ni Serge si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, kung saan sumagot si Raima na maghahanap siya ng isang inn, at pagkatapos ay mag-browse sa palengke kinabukasan. Nang marinig ito, inalok ni Serge si Raima ng pagkakataong dalhin siya sa inn na kanyang tutuluyan, at sa susunod na araw, maaari siyang maging gabay ni Raima sa palengke. Pareho silang nag-check-in sa isang inn, at pumunta si Raima sa kanyang silid upang magkalikot sa isang mekanismo na ibinigay sa kanya ni The Gnome. Sa wakas ay dumating ang oras para sa hapunan, at sa mesa, gumawa siya ng isang kahunang musika sa harap ni Serge, na walang ideya tungkol sa pagkakaroon ng ganoong bagay. Ipinaalam sa kanya ni Raima na medyo pinakialaman niya ang mga gears, at ipinakita kung paano lumalabas ang musika.
Si Serge ay labis na na-impress dito at pinayuhan siya na simulan ang paggawa ng mga ito ng mas magarbo, at gumawa ng higit pa sa mga ito, dahil ang mga bagay na tulad nito ay madalas na ibinibenta sa napakataas na presyo sa mga mayayaman. Kinabukasan, dinala ni Serge si Raima sa palengke, kung saan gumagala siya saglit na naghahanap ng iba't ibang magic item bago napadpad sa tindahan ni The Gnome. Lumapit si Serge sa kanya at sinabi sa kanya na narito siya para sa isang business proposal. Mabilis na dinala ni The Gnome si Serge sa loob, habang nakikipaglaro si Raima sa apo ni The Gnome. Napagtanto niya na ang maliit na batang lalaki ay walang makalaro, at maaaring na boboring araw-araw. Binuksan niya ang kanyang mahiwagang chest box at kinuha ang isang bangkus ng maliliit na damit at iba pang mga bagay. Pagkatapos ay inaayos niya ang mga ito sa isang tiyak na paraan, at lumikha ng isang laro mula dito. Tinuturuan niya ang bata kung paano laruin ang laro, at tila nag-e-enjoy ito ng husto. Nang maglaon, bumalik si Raima sa kanyang lungsod upang pamahalaan ang kanyang mga responsibilidad. Pumunta siya sa mga baras ng minahan at nasaksihan ang pag-evolve ng charcoal slime. Tinitingnan niya ang status nito at nalaman na ang slime ay may mga katangiang panlaban sa amoy, at maaari nitong alisin ang amoy sa anumang bagay. Nagtatrabaho siya buong gabi, at sa sumunod na araw, nakagawa na siya ng iba't ibang solusyon mula sa likidong kinuha niya mula sa slime. Ibinigay niya ito kay Callum, at sinabihan siyang magsagawa ng ilang mga eksperimento para sa kanya habang siya ay bumalik sa baras ng minahan. Pagkalabas niya sa Bamboo Forest, nakita niya ang dalawang lalaki na sinusubukang ayusin ang kanilang kariton, na biglang nasira. Lumapit si Raima sa kanila at ginamit ang kanyang sticky slime para ayusin ang kanilang cart, at bilang kapalit, sinabi niya sa kanila na kunin ang isa sa mga solusyon mula sa kanya, at subukan ang lakas ng mga anti-odor properties sa kanilang garbage cart. Nalaman ni Raima ang tungkol sa paparating na festival sa kanyang bayan, kung saan maraming tao ang dadalo mula sa buong bansa. Siya ay naghahangad na magbukas ng isang stall at magbenta ng ilan sa kanyang mga produkto upang masukat kung ano ang iniisip ng mga normal na tao tungkol sa kanila, at upang maikalat ang pangalan ng kanyang kumpanya. Pumunta siya sa baras ng minahan upang mag-eksperimento pa, at natapos ang paggawa ng isang bangkus ng handmade na sabon, at kalaunan ng ilan ay may mga disenyong tulad ng sa Limberbird, na nais niyang ibigay bilang regalo kay Elio. Gusto pang magsalita ni Raima, ngunit nag-ambala siya ni Callum, na sumugod sa kanya at ipinaalam sa kanya na kakatanggap lang niya ng liham mula kay Carla, na gustong sumugod ka sa linaf sa lalong madaling panahon, dahil ang mga cleaner slimes ay dumami ng hindi karaniwan sa malaking numero. Mabilis na naghanda si Raima na umalis, at sa paggamit ng kanyang special magic, mabilis niyang naabot ang linaf. Narating niya ang kanyang tindahan, at laking gulat niya nang makitang napuno ito ng mga customer, na talagang nagpapasaya sa kanya. Nag-teleport siya sa loob ng shop at nakita si Carla na nakatayong nalilito at dinala siya nito sa likod na silid, na mayroong isang grupo ng mga cleaner slimes at binabantayan sila ng tatlong mananaliksik. Tinanong sila ni Raima ng mga detalye, at ipinaliwanag nila na napakataas ng traffic ng mga customer sa bayan ng Linaf kumpara sa kanilang hometown, at biglang dumami ang isang bangkos ng slimes, at ngayon ay mayroon na silang 75 na bagong slime na hahawakan. Nasa sabik si Raima sa balitang ito at mabilis na pinaamo silang lahat bago subukang alamin ang dahilan sa likod nito. Ipinapalagay nila na maaaring ito ay dahil sa kasaganaan ng pagkain para sa kanila dahil sa tumaas na dami ng mga damit na kailangan nilang linisin, at dahil mayroon silang espasyo upang lumaki, sila ay dumami ng napakabilis. Nakahinga ng maluwag si Carla nang sabihin sa kanya ni Raima na magpahinga dahil walang dapat ipag-alala. Nagpaalam siya sa kanila at nagpas siyang bumalik. Ngunit bago iyon, sa wakas ay nakakasalubong niya si Piro, na nadaanan niya sa kalsada malapit sa kanyang tindahan, na nakatayo sa tabi ng isang grupo ng mga mabahong bariles. Tinanong sila ni Raima kung ano ang nangyayari, at inihayag niya na ang isang pares ng mga dayuhang mga ngalakal ay bumisita sa lungsod kamakailan, at napunta si Piro sa pagbili ng mga fermented na isda mula sa kanila, ngunit ang mga ito ay napakabaho na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanila. Mabilis na nilabas ni Raima ang kanyang deodorant slime at sinisipsip nito ang lahat ng amoy mula sa loob ng bariles. Nagbibigay din siya kay Piro ng dagdag na deodorizing liquid na gagamitin kapag nawala ang epekto, at bilang pasasalamat sa kanya, binigyan siya ni Piro ng isang bariles ng fermented fish. Masayang bumalik si Raima sa lungsod, kung saan nakita niya si Serge, na nagdala ng unang prototype ng kanilang music box. Ang music box ay mukhang napakaganda, at sinabi sa kanya ni Serge na naperpekto na nila ang disenyo, at ngayon ay gagawa ng isang batayang halaga nito sa showcase sa paparating na Founder Festival. Tuwang-tuwa si Raima tungkol dito at sinabi sa kanya na gusto rin niyang magbukas ng isang bangkos ng mga stall para mag-showcase ng kanyang mga gamit, at magbenta pa ng grupo ng mga pagkain mula sa iba't ibang rehiyon ng bansang ito, dahil ang kanyang mga empleyado ay nagmumula sa buong bansa, at ang ilan ay mula sa iba't ibang bansa. Nagpa siya si Raima na mag-organisa ng isang maliit na selusalo bago ang pagdiriwang, para mas makilala ng lahat ang isa't isa. Sa party, lahat ay kailangang gumawa ng ilan sa kanilang mga paboritong pagkain mula sa kanilang lugar o rehiyon.
Habang nagsasaya sila sa pag-uusap ng pagkain ay bumukas ang pinto at pumasok sa kwarto ang isang lalaking maputi ang buhok. Nagpakilala siya bilang Penance. Mabilis na naalala ni Raima ang kanyang pangalan dahil ilang beses na niyang narinig ang pangalan ng banda nila, at si Penance ang pinuno ng banda. Mukhang tuwang-tuwa siyang makita si Raima, at malugod siyang binati. Ipinaliwanag niya na opisyal na inimbitahan ang kanyang banda na magtanghal sa festival, at marami na siyang narinig tungkol kay Raima, kaya gusto niya itong makilala. Natutuwa si Raima na malaman ito at iniimbitahan siya at ang kanyang buong banda sa party ngayong gabi bago siya nagpaalam na aalis. Pumunta siya sa guild kung saan tinanong niya ang receptionist kung mayroong anumang mga quest na maaari niyang gawin na hindi magtatagal para matapos, dahil gusto pa rin niyang makakuha ng mga level sa lalong madaling panahon. Ang receptionist ay nag-aalok sa kanya ng isang quest na nangangailangan ng paghahanap ng isang grupo ng mga higanteng langgam at kanilang mga kolonya sa damuhan sa labas ng kanilang lungsod, na malugod na tinatanggap ni Raima. Mabilis siyang dumaan sa kagubatan at pinakawalan ang kanyang limber birds upang subaybayan ang lugar para makita niya ang anumang palatandaan ng mga higanteng langgam. Ang limber birds ay walang mahanap na mga langgam, ngunit nakakakita sila ng isang grupo ng mga adventurer, at mukhang nakikilala sila ni Raima. Tumakbo siya palapit sa kanila at binati sila ng mainit na hello. Ang mga adventurer pala ay ang parehong grupo ng mga tao na tinulungan ni Raima nang masira ang kanilang garbage cart. Nagpalitan sila ng pagbati at ipinaliwanag ng mga adventurer na nakuha nila ang quest na patayin ng mga langgam, ngunit tila hindi nila mahanap ang pugad ng mga langgam. Tumawa si Raima at ipinaalam sa kanila na nakuha niya rin ang quest na hanapin ang mga langgam na ito, kaya't kung magtutulungan sila, maaari nilang mahanap at mapatay ang mga langgam, na makumpleto ang kanilang mga pakikipagsapalaran, sabik na sumang-ayon ng mga adventurer. Kinuha ni Raima ang isa sa mga metal slimes at pinalitan ito ng espada, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba pang mga slime na sumulong na gumagawa ng isang kadena. Ipinaliwanag niya sa iba na ang mga metal slimes ay napakahusay sa pagtuklas ng panganib, at habang sinasabi niya ito, biglang huminto ang mga slimes sa kanilang kinalalagyan, at isang higanteng langgam ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, handa na si Raima para sa langgam at mabilis itong ginagawa, hiniwa ito sa dalawa sa tulong ng kanyang espada. Ang iba ay nagsimulang maghanap ng isang bangkos ng mga langgam, at sa pamamagitan ng pagtutulungan, salamat na lang na napabagsak nila ang bawat langgam na mahahanap nila bago ito isakay sa kanilang bagon at dalhin ito sa lungsod. Ang mga adventurer ay nagpasalamat sa kanya at sinabi sa kanya na kung sakaling kailanganin niya ang anumang bagay, maaari niyang hilingin sa kanila at handa silang tumulong. Nag-isip sandali si Raima bago niya sinabing sundan siya. Isinama niya silang lahat sa kanyang lugar kung saan nagaganap ang party. Binati ni Callum si Raima, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang grupo ng mga hindi kilalang individual na kasama niya. Sinabi sa kanya ni Raima na dinala niya sila dito dahil sa tingin niya ay maaari silang mga pansamantalang empleyado na makakatulong sa pag-aayos ng mga stall sa panahon ng mga kapistahan. Parang nangangamba si Callum pero biglang lumabas din si Dulce, at parang kilala niya ang mga adventurer na ito. Ipinaliwanag niya na madalas niyang tinutulungan ang mga tao sa slum area, kaya naman kilala niya silang lahat. Sumagot si Callum na kung parehong may tiwala sa kanila si Raima at Dulce, naniniwala rin siya sa kanila. At iniimbitahan niya sila sa loob ng party, kung saan marami silang masasarap na pagkain at inumin na magkasama, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay hanggang ngayon, at naghahanda para sa susunod na araw. Kinabukasan, gumawa si Raima at ang mga manggagawa ng isang magaspang na layout para sa stall na gusto nilang iset up. Biglang tinawag si Raima sa labas ng guildmaster. Pumunta siya upang makita ang guildmaster na bumati sa kanya sa tagumpay ng kanyang establishment sa ngayon, at tinanong siya kung handa ba siyang kumuha ng isang quest na maaaring magbayad ng malaki. Nagtanong si Raima ng mga detalye, at sinagot niya na ang decoration ng buong festival ay magiging mga sanga ng Trent, ngunit wala sila. Nagulat si Raima dahil ang Trent ay hindi napakadaling halimaw na harapin. Ngunit ang sagot ng guildmaster na ang architect na kinuha nila ay napaka-fancy at mapagtagumpay. Gusto niyang gawing perpekto ang festival na ito at gumamit lamang siya ng mga sanga para dito. Sinabi niya sa kanya na nangangailangan sila ng hindi bababa sa 200 sanga ng Trent, na isang napakataas na bilang. Saglit na pinag-isipan ni Raima ang panukala, ngunit napagtanto niya na kapag bumalik siya sa kagubatan kung saan siya nakatira dati, kailangan niyang harapin ang isang grupo ng mga Trents at mas malalakas na halimaw, kaya ito ay isang napakahusay na sesyon ng pagsasanay, at maaari pa siyang kumita ng pera at karanasan mula dito. Tinanggap niya ang panukala ng Guildmaster, na ikinalulugod din ng Guildmaster, dahil kailangan nilang maghatid ng malaking halaga ng mga patay na Trent pabalik sa base, at matutugunan ito ng kanyang special magic para doon. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng isang debriefing mula kay Mia at sa kanyang grupo ng mga adventurer. Ipinakilala ni Asagi si Lapin kay Raima, at sinabi sa kanya na isa rin siyang special magic user, at napakatalino sa kanyang sariling paraan. Ang iba pang crew ay pareho, at si Asagi sa tabi ni Lapin ay nagsimulang magpaliwanag tungkol sa mga Trents at kung paano haharapin ang mga ito.
Ipinaliwanag niya na ang mga Trents ay mga halimaw ng puno na kamukhang kamukha ng anumang iba pang puno, at kung hindi ka handa sa iyong sarili at hindi nakakadetect ng magic, hindi mo malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mga normal na puno at Trent. Kaya ang lesson number 1 ay ang laging makakita ng magic kapag manghuhuli ng Trent. Ang pinakamabilis na paraan upang patayin sila ay ang mabilis na pagtanggal ng kanilang mukha, o pagpuputol ng bahagi sa ibaba ng kanilang mukha, na magre-resulta sa kanilang agarang kamatayan. Pagkatapos ng paliwanag ay sumakay na silang lahat sa kariton para umalis. Sa wakas ay nakarating sila sa kagubatan, at ang lahat ay mukhang normal sa mata. Lumabas silang lahat at bumunot ng kanilang mga armas, dahan-dahang lumipat sa kagubatan. Itinuro ni Lei Pin ang isang puno at ipinaliwanag na naramdaman niya ang isang mahiwagang aura na nagmumula sa loob nito. At nang sinubukan ni Raimo na makadetect ng magic, naramdaman din niya ang parehong aura na nagmumula sa loob ng puno. Agad na sumugod si Mia at ang babaeng Leopard patungo sa puno, at siguradong ito ay isang Trent at nagsimulang gamitin ang mga sanga nito upang labanan ang mga babae. Gayunpaman, si Mia ay mabilis gamit ang espada at nagagawang putulin ang mga sanga bago tamaan ang mukha ng Trent, at patayin ito. Maingat na pinagmamasdan ni Raima ang iba pang mga mangangaso na pinapatay ang mga Trents at sa wakas ay nagpa siya na humakbang, na nagtapos sa matagumpay na pagpatay sa kanyang unang Trent. Sa tulong ng mga slime at mahusay na special magic ni Lei Pin, mabilis nitong sinisimulan ang pag-imbak ng patay na Trent. At pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya silang magpahinga. Habang kumakain ng tanghalian sa mesa, napansin ni Raima ang isang lumilipad na slime at labis siyang na-curious tungkol dito. Ipinaalam sa kanya ni Lei Pin na nakita niya na ito minsan, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa kanila. Nagtanong si Raima tungkol sa posibilidad na mahuli ito, at sa kanyang pagtataka, agad na ginamit ni Lei Pin ang kanyang special magic at sinunggaban ito. Ibinigay niya ito kay Raima bilang tanda ng mabuting kalooban, na mabilis na pinaamo ito at nagpas siyang gumawa ng karagdagang pananaliksik tungkol dito sa sandaling makabalik siya. Pagkatapos ng pahinga, nagpas siya silang manghuli ng ilang Trent, at sa daan, bigla nilang naramdaman ang napakalakas na dark magic na nagmumula sa isa sa mga puno. Kinikilala ito ni Lei Pin bilang Grand Trent na mas malaki at mas malakas kaysa sa iba. Hinarap nila ito sa pakikipaglaban, ngunit wala silang magawa dahil ang sanga ay pumuputok mula sa lupa at sa itaas, na patuloy na pumipigil sa kanila sa paggawa ng anuman. Mabilis na lumikha si Raimo ng isang semento sa harap nila, kaya ang mga sanga ay hindi maaaring magmula sa lupa, at ang iba ay nagsimulang sumugod patungo dito. Naghahagis sila ng mga palakol sa Trent, ngunit mayroon itong mga espesyal na katangian na kinakalawang ang bakal, at ginagawa itong walang silbi. Biglang may naalala si Raima at gumawa ng palakol na gawa sa hindi kinakalawang na asero. Inihagis niya ito sa Trent na sinubukang sirain itong ngunit nabigo. Mabilis na sumigaw si Raima sa iba upang makagambala sa puno, at iniabot sa kanila ang isang bangkos ng mga sandata na gawa sa hindi kinakalawang na asero, habang nagsimula siyang gumawa ng isang higanteng Morning Star na ginagamit niya sa pag-atake sa higanteng Trent, na pinatay ito. Upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang misyon, mayroon silang kapistahan sa gabi at manatili sa gabi para makauwi kinabukasan. Kinabukasan, nagsimula na silang bumiyahe pabalik sa bayan at tila medyo nag-aalala si Raima, dahil iniwan niya ang lahat ng gawaing paghahanda para sa mga empleyado ng kanyang tindahan, kahit na pista ay dapat silang magbakasyon. Napansin ito ni Mia at sinabi sa kanya na maaari siyang pumalit sa kanyang lugar at ihahatid ng iba sa kanila sa mga traders at haharapin ang guild. Tumanggi si Raima noong una, sinabi sa kanya na sasama siya sa kanila, ngunit pagkatapos nilang kumbansihin siya na magiging maayos sila, bumalik siya sa kanyang lugar kung saan nagulat siya nang makita kung gaano kalaki ang kanyang stall. Tinanong niya si Dulce tungkol sa pag-unlad, at sumagot siya na ang mga empleyado ni Penance ay napakahusay sa mga bagay na ito, at nagawa na nila ang kanilang stage sa loob ng 2 araw, at hindi lamang iyon, tumulong din sila sa paghahanda ng kanilang stall. Nagpagulat ito kay Raima dahil hindi niya maisip na may makagagawa ng ganito kalaking trabaho sa loob lamang ng 2 araw. Bumalik siya sa loob upang salubungin si Callum, na nagpakita sa kanya ng mga huling pagkain na pili para i-display sa festival, at si Raima ay napakasaya sa napili. Ngunit sinabi niya sa kanila na gusto niyang magdagdag ng isa pang pagkain, at nagtatapos sa paghahanda ng ilang tsaa para sa kanilang lahat. Ito ay isang instant hit, at lahat sila ay sumang-ayon na dapat itong ipakita sa pagdiriwang. Pumunta siya sa labas at tumakbo kay Serge, na nagsabi sa kanya na handa na ang prototype at ipinakita ito kay Raima. Pinatugtog ni Raima ang music box, at isang malambot at magandang tunog ang bumungad mula rito, na umaagos sa perpektong melody at isang kamanghamanghang tunog. Mukhang tuwang-tuwa si Raima sa natapos na produkto at binati niya ito kay Serge. Kinabukasan, nasa labas siya malapit sa mineshaft at nagsimulang makipaglaro sa lumilipad na slime, at napagtanto na mayroon silang kakayahan na mabilis na dumami sa isang grupo ng mga slime, at maaaring magsama-sama sa isa. Habang nakikipaglaro sa kanila, biglang lumipad ang isang malaking dragon sa ibabaw niya, at tumangala siya ng map-ansing nakasakay dito si Piro.
Mabilis niyang sinundan sila at binati si Piro, na nagulat nang makitang naghihintay si Raimo dahil gusto niyang sorpresahin si Raimo sa pamamagitan ng pagbisita sa kanya ng random. Ipinaliwanag niya na isang tao mula sa kanyang bayan na nais ng isang urgent na pagpapadala ng ilang mga produkto, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta dito upang ihatid ito. Gayunpaman, bago niya maipaliwanag, dumating si Asoji sa lugar na may dalang kariton, sinabi sa kanila na siyang nag-order ng package, at naglalaman ito ng isang bangkos ng miso at toyo na gusto niyang ibenta sa pagdiriwang. Pagkatapos ay ibinalik niya ang mga ito sa kanyang lugar kung saan gumawa siya ng ilang tempura at rice ball para matikman nila, at lahat ay sumang-ayon na ito ay kamangha-mangha. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam sila sa isa't isa at nangakong bibisita sa mga stall ng isa't isa bago bumalik sa kani-kanilang lugar, para matulog ng mahimbing bago ang pista bukas. Sa wakas, dumating ang araw ng pagdiriwang at lahat ay labis na nasa sabit tungkol dito. Pumunta muna si Raima upang tingnan ang stall ni Namiya at Asoji, at nakitang naghahanda na sila para simulan ang pagbibenta ng kanilang miso soup at rice ball sa lahat. Pagkatapos ay sumulong siya at nakita niya si Penance sa harap ng stall, tumutugtog ng alto, at sa sorpresa ni Raima, lumabas na sinusubukan ni Penance na i-promote ang music box ni Raima, kung saan si Serge ay nagdagdag ng bagong feature. Ngayon ang music box ay maaaring kopyahin ang anumang musika na naririnig nito at ito ay tila isang malaking tagumpay. Sumagot si Serge na sikat ang music box kaya naibenta na ang kanilang base amount, at nagpadala na sila ng higit pa para sa mass production. Pagkatapos ay lumipat si Raima patungo sa kanyang stall, at nagulat na makita itong puno ng mga customer, nag-order ng tsaa at iba pang pagkain. Mabilis siyang pumasok sa loob at sinimulang tulungan silang gumawa at maghain ng pagkain. Ang tsaa at ang vegetable stir fries ay mukhang mahusay na natanggap, at para mas mabilis na magprito, ginagamit ni Raima ang kanyang metal na slime para gawing vegetable shredder, na sinimulang gamitin ng kanyang mga empleyado para gutiin ang lahat ng gulay ng napakabilis. Sa wakas ay nagpasya siyang magpahinga at magpatuloy upang tuklasin ang mga kasiyahan. Muli siyang napadpad sa tindahan ni Mia at bumili ng isang bangkos ng rice balls at ilang miso soup. Masarap ang lasa, at mukhang masaya sina Mia at Asagi sa stall nila. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, narinig niya ang isang bata na umiiyak sa gilid, at pumunta siya upang suriin. Naligaw pala ang bata at hindi na mahanap ang kanyang ina. Mabilis na tiniyak ni Raimo sa bata na makikita nila ang kanyang ina, na nagpatigil sa pagiyak at pagkatapos ay lumibot sila sa buong festival, hinahanap ang kanyang ina. Sa wakas, nakahanap siya ng istasyon ng pulisya at pumasok sa loob upang iulat ang nawawalang bata, ngunit nagulat siya nang makitang nandoon na ang ina ng bata, umiyak ang kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang anak sa sandaling makita niya ito at ang bata at ang ina ay nagsimulang umiyak sa tuwa. Pareho silang nagpasalamat kay Raima at nagpaalam. Sa wakas ay bumagsak ang gabi, at dumating ang oras ng pagtatanghal. Una, ang grupo ni Penance ay gumaganap ng isang magandang sword dance pagkatapos ay lahat sila ay nagpahinga sandali at may makakain. Habang kumakain sila, naalala ni Asoji na tumugtog si Ryuma ng isang instrumento na hindi pa nila nakikita noong mga panahong sinusubukan niyang hulihin ang mga limber bird, at napagtanto ni Ryuma na gitara ang kanilang tinutukoy. Nakikiusap silang tumugtog ng gitara, pumayag naman siya. Nakikilahok din siya sa sword dance show, at pagkatapos ay tumugtog ng kanyang gitara na nakabighani sa buong madla sa maganda at kakaibang melody na ito. Sa wakas, natapos ang kasiyahan at bumalik si Raima sa bahay para matulog at maghanda para sa mga susunod na araw. Dito nagtatapos ang season 2 ng anime na ito.